Inay, ako na yan. Asikasuhin niyo na lang mga customer. Oh, sige. Salamat, ha. Pasensya na kayo, ha. May inaasikaso lang kami. Alam na ho namin kung nasa ng bangka. Kaya mauna na lang kami. Ah, ganun na. Ah, kayo bahala. Iho. Opo. Pahingi pa isa. Ito po. Paano? Ikaw nang bahala dyan, ha? Opo. CD! Oo ba? Sige, sasama ako. Aba, ayos! Sasama kayong dalawa sa akin? Sino pa kaya may gusto? Sama rin ako. Oh, sige, meron pa isang ticket. Sino pang gusto sumama? Ikaw, baka gusto mong sumama sa aming manood. Huh? Ako? Sasama sa inyong manood? Bakit naman hindi? Total, magkakaklase naman tayo para magkakilakilala rin tayo mabuti. Aba, oo nga, no? Sige! Naku, lagot. Meron nga palang manging isda ngayon. Anong problema? Teka, pasensya na kayo. Nagpaparenta kasi kami ng bangka. Kailangan kong tulungan ng aking inay sa trabaho. Ah, ganun ba? Sa susunod na lang siguro! Ay, Kawa! Alis na tayo! Nandiyan na! Sige! Tumanggi na naman siya. Lahat na nag-isang kwenta. Naalala ko tuloy nung isang beses, pinagtripan siya ng mga lalaki sa kanto. Sa itsura niyang yun? Eh, kahit sino, pagtitripan siya. Di ba? Eto na! Oo, lagi nga nila akong iniimbita. Pero lagi rin naman kasi ako may gagawing trabaho. Sa susunod, sasama na lang ako para hindi nila ako pagtawanan. Pero, hindi ko naman pwedeng pabayaan ang responsibilidad ko sa bahay. Sandali! Ito! Ha? Huh? Hintay! Huwag ka naman magmadali! Mr. Omigawa! sige, mauna na lang po kayo! Teka, kung may naamoy ako, hindi maganda. Aba, tama kami, naamoy rin ako! Wala naman ah. Anong wala? Nakakamit sa ka na! Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Hukay ka kasi ng hukay ng bulate, kaya tuloy nakakamit bulate ka na rin. Pasensya na kayo, pero yun kasi ang negosyo namin. Kaya wala akong magagawa. Alam mo ba kung ano yung kinabubisit ko? Araw-araw nakakamoy ako ng bulate dun sa school natin. Huwag kang mabisit sa mga bulate, dahil ako ang naamoy mo. Sumasagot ka pa! Ang sasalita ang dapit sinasabi! Bakit mo ako sinasaktan, Umizawa? Natutuwa ka ba sa ginagawa mo ito? Kung ang anak nangangamoy mabahong bulate, sinisiguro ko sa inyo ganun din ako may ng nanay niya. Bakit? Anong tinitingi-tingi mo dyan, ha? Wala naman. Ganyan ka na lang lagi. Ba't hindi ka lumaba kahit minsan? Ako. Grabe na ang taba nito.
Pero sa itsura lang itong tatlong to, mukha naman silang mahina. Ano? Bakit? Sino ka ba? Huwag kayo masyado mayabang, mga bugok! Anong sinabi mo? Sinong bugok? Ikaw! Manta! Alam mo ang sinusuntok niyo? Hangin lang ba? Huwag ka mayabang! Akala mo ba mabilis ka na? Halo, nakita niyo naman na siguro, hindi ako nag-iayabang. Umalis na tayo dito! Tayo na! Tayo na! Ang galing mo! Teka! Gumising ka! Gising! Come here, the guy's awake! Ata, ayos ka na ba? Oo. Anong lugar ito? Hindi ka pa pala nakakapasok sa gym ng boxing? Ano? Gym ng boxing? Oo. Ayos nga pala, huwag ka mag-alala. Kompleto kami sa gamot dito. Maraming salamat sa inyo! Kung hindi dahil sa inyo, baka kung ano nang nangyari sa akin! Huwag mo nang itindihin nyo na mabuti pa siguro, umuwi ka na lang sa inyo. Galit ako sa mga tao nagkukungwaring malakas, pero mahina naman pala. Ang gusto ko, yung mga tao tumatahimik lang sa isang tabi, pero may ibubuga pag oras na nalabalan. Kung amoy bulate ang anak, sinisiguro ko sa inyo, amoy bulate rin ang ina. Pasensya na. Sandali lang. Sa tuwing may tao mangi-insulto sa'yo, ganito ang gagawin mo. Sinisiguro ko sa'yo matatanggal ang sama ng loob na nararamdaman mo. O yan! Sutukin mo na para makagati ka sa ginawa niya sa'yo kanina. Hindi ka mo. Huwag ka na magsalita. Gawin mo na lang. Siguro lahat ang gaganda pakiramdam mo. Oo na. Gagawin ko na. Sige. Susuntukin ko lang ng ganito. Kung gusto mo talaga mawala sa mga loob mo, dapat ka sa boss! Mukhang napapasigaw ka na naman, master, ha? Tumahimik ka. Huwag kang makailam dito. Dapat lakasan. Dapat lakasan. Nakita mo? Yan ang suntok ng tunay na lalaki. Tingnan mo. O, hindi ba napangiwi siya sa ginawa mo? Dapat din, humakbang ka ng isa pa, abante. Humakbang ng isa? Pag humakbang ka ng isa, pupunta ang bigat mo sa iyong bewang. At lalo lalakas ang puwersa ng paligat mo. Ah, talaga? Hakbang ng isa, bewang. Balikat. Sige. Sinabi mo, ngayon ang ginawa na ng pakiramdam ko! Ganun ba talaga yun? Sasarap ang pakiramdam mo pag sumuntok ka ng malakas? Huh? Talaga! Aray ko! Teka, sandali lang! Nakita niyo pa yung nangyari sa kamay niya?
sa sobrang lakas na balatan. Kakaibang lakas na sa pagsuntok. Baka siya lang, pero... Hindi ko akalain, napakatigas pala ng sandbag na yun. Teka muna, ano ba ginagawa mo? Alam mo, maganda kasi ang hubog ng mga muscle sa katawan mo eh. Kahit wala sa iyo itsura. Ano sports ang sinasalihan? Wala. Tumutulong lang ako sa aming negosyo. Kaya wala akong oras para sa mga yan. Nagpaparenta kami ng bangka. Doon na uubos ang aking panahon. Ganun ba? Tsaka pala, doon sa ginawa mo kanina, nakita kong malakas kang sumuntok. Ha? Sa susunod, lumabang ka na, ha? Para makita na lang hinahanap nila. Ayoko, hindi ko gagawin yan. Baka kung ano pang mangyari sa akin pag lumaban ako sa kanila. Ang intindihin mo kung ano mangyayari sa kanila. Kapag tinamaan sila ng suntok mo, siguradong hindi sila makakatayo agad. Hindi ko pa kasi nasusubukan lumaban sa buong buhay ko kahit kailan. Kaya naman ang laging nangyayari sa akin ay ganito. Katulad na lang noong kanina. Kailangan mong gumawa ng paraan o ganyan ka nalang habang nabubuhay ka. Ha? Matanong kita, masaya ka ba ng ganito? Hindi. Hindi naman sa ganoon. Kailangan ko lang umalis. Saan ka punta? Saan pa? Di sa kalsada, magja-jogging. World Champion. K.O. Collection? Panoorin mo yan. Sigurado matutuwa ka. Ibalik mo na lang kung kailan mo gusto. Tara, alis na tayo. Ako na lang sasama sa inyo sa bangka. Nandito na ako! Pasensya na, nahuli ako. Oh, nandito ka na. Teka, ano yan? Ano nangyari sa mukha mo? Wala po ito. Anong wala? Sabihin mo, dahil ba sa negosyo natin? Maraming naluloko sa'yo? Hindi, kalimutan nyo na lang po yun. Tutulungan ko na lang kayo dyan, inay. Baka hindi mo kayanin niya. Punong-puno na niya lang na. Oh. Ano pang hinihintay nyo? Sumunod na kayo sa akin! Kailangan mag-ingat tayo. Pero maganda ang panahon. Kaya wala kayong dapat alalahanin. Sigurado ako marami kayong mahuhuli ngayon. Pasensya na. Walang ibang makatulong. Pero pwede mong gawin ang lahat ng gusto mo, anak. Nag-aaral ka pa. Mabuti at sikusuhin mo na muna ang dapat mong gawin sa iyong aralin. Ako nang bahala dito. Mag-iingat po kayo! Inay, ako ang dapat na humingi ng pasensya sa inyo. Kung amoy bulate ang anak, sinisiguro ko sa inyo amoy bulate rin ang ina. Kung kaya ko lang sana siyang labanan. Lagot! Late na ako!
Makunuchi! Makunuchi! Ha? Sir! Siguro ko sa inyong mga na may pawis ka lang pagkatapos niya. Baka magkasakitan pa sila. Ang boxing talaga, hindi nakakatuwa. Eh, huwag kayong magsasalita ng ganyan pagtungkol sa boxing. Mitsu, pasensya na kayo kasi... ko nga siyang pinanood. Nagpapasalamat ako sa inyo, Mr. Takamura. Paano mo naman nalaman ang pangalan ko? Tito? Mahusay pala kayo. Kayo ang naging bagong champion. Kaya naman pala talagang napakalakas nyo. Ibang klase? Abay talaga ibang klase at taong kaharap mo ngayon, bata. Pero kung hahanapin mo, wala ka ibang pupuntahan kundi ang gym. Posible kayang makapaglaro ako ng boxing? Gusto kong matuto ng boxing kung maaari lang sana. Ha? Huh? Ang sabi ko, gusto ko sanang maging isang boksingero. Hindi pwede maging boksingero ang duwag at di rin kakayarin ang katawan mo. Ang mabuti pa, bata. Bumalik na sa bahay niyo at tulungan mo ang nanay mo sa inyong negosyo, okay? Oo, tama ka. Pero gusto ko talaga maging isang boksingero. Ha? Huh? Seryoso ako sa sinasabi ko. Gusto kong lumakas ang aking katawan at makapaglaro ng boxing. Mr. Takamura, ang sabi niyo, ang ganda kong sumuntok. Akala mo ba ganun yung kadalip? Kung makapagsalita ka dyan, kala mo makakayang tumagal yung dibdib mo. Desidido ako, Mr. Takamura. Pinag-isipan kong mabuti ang bagay na yun. Ang mabuti pa, tigilan mo ako sa mga kalokohan mo. Siguradong hindi mo makakaya tumagal dahil isa kang tuwan! Sinabi ko naman, pinag-isipan ko itong mabuti. Maglalaro ako ng boxing ng buong puso. Nakapag-desisyon na ako. Ang gusto ko ay maging malakas at baguhin ang aking buhay. Gusto kong maging katulad mo. Mr. Takamura, gusto ko malaman ang ibig sabihin ng malakas at gusto ko rin yung maramdaman. Sige na nga. Ha? Halika. Gusto mo maging katulad ko, di ba? Manood ka mabuti. Huli ka dito.
mo kung magawin yan. Ako? Gagawin ko yun? Kapag nagawa mo ito, tuturuan na kita mag-boxing. Sige, kahit mahirap, pipilitin ko. Fundamental skill a boxer must acquire before anything else. It's used to measure distance. It works as a protective wall and creates a window for an attack. Quickly, sharply, I won't give up. I'll never give up. I'm gonna make this happen. I will become a new person. The next round is Fruits of Labor. Ito! Bakit ba ako nuna-nervyos? Kailangan mag-concentrate ako sa laban. Ngayon, ang unang laban ngayong gabi. Featherweight class, 4 rounds. Sa red corner,
galing Ishikawa, may timbang na 124.5 pounds, Yusuke Oda! Sa blue corner, galing Komokawa, may timbang na 124 pounds, Ife Makunouchi! Umati ka sa mga mano na ko. Oo po! Ito nga pala ang debut match ni Ife Makunouchi. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi. Hali kayo sa sentro. Walang lalabag sa patakaran. Ang lumabag, magmumulta. Maliwanag? Hindi mo ako matatakot sa katitingin ng masama. Hindi ako pinanganak ng duwag. Aba, okay sa stare down ah. Sigurado magkakasubukan tong dalawang to. Kailangan suporta natin siya. Mag-share tayo para kay Ipo. Huwag kang kabahan, Ipo! Kaya-kaya mo yan! Huwag kang matakot dyan! Kaya-kaya mo yan! Ipo, wala ka dapat yung katakot! Iba pa mo nga yung sore spot, ipakita mo dapat yung katakutan! Baliwala ka! Uuwi yan kapag nakita niya! Huwag nga kayong bastos! Hindi nyo yan! Ano ba kayo? Ito pa man din ang unang laban ko. Huwag mong pansinin. Mag-concentrate ka sa laban. Kapag may opening, attack! Saka huwag mo kalimutan ng depensa. Opo. Round one! Okay. Hindi ako magpapatalo. Ayos. Mabuti lang at nawala ng nervyos na. Hindi ako magpapatalo. Kapag natalo ko, huling laban ko na to. Kailangan. Manalo ako rito. Ayos. Nasa kondisyon ang isip niya. Ayos! Nakaiwas ako! Nasa kondisyon ng taong to! Ang lakas niya! Bakit siya ganyan? Bakit napakabilis ng pacing niya? Kaumpisa pa lang ng laban, baka mapagod siya. Huwag ka magalala, ayos lang niya. Tignan mo, ayos lang siya. Anong problema mo, baguhan? Hindi ka mananalo kung hindi ka atake. Ang laki ng pinagbago nitong si Oda kung ikukumpara sa dati. Oo nga, mas malakas na siya ngayon. Ayaw niya kapag binabalay siya. Kaya lang. Kabisado niyang mga teknik. Ako naman! Nasusuntok niya! Lumusot lang sa depensa ko! Ayos! Diyan ka lang! Nako! Ba't ka naman nagpatama, Ibo? Nakalimutan mo magdepensa! Tigil! Magaling, Oda. Ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo. Kung matake ka raw, matake sa susunod raw. Nakikinig ka ba? Huwag mo siyang pagbibigyan! Matitigas sa mga kamao mo. Kapag puro sa black, talo siya! Eh, yun na ang bala ko eh. Malakas itong kalaban mo. Makinig ka. Kailangang tapangan mo ang loob mo. Kapag umatake sa sabayan mo, huwag kang magpapatay. Maliwanag ba yun, iyo? Opo. Round two! Akong siguradong mananalo sa laban na ito. Ipapakita ko sa uhugin yan ang totoong pro boxer. Kailan nga, bata! Talagang seryoso na sa ngayon. May malaking pag-asa sa manalo sa labang ito. Sa ospital ang bagsak mo! Hindi! Hindi mo ako kayang takutin! Malas! Makadalawa siya sa katawan. Gumagaling na si Ipo. Naku! Nakakaya niya yung body blow ni Ipo. Malakas siguro yan. Oo nga, malakas niyang sumuntok yung si Ipo eh. Maglalambigan ba kayong dalawa o manunood, ha? Manunood siyempre. Well, dapat lang! Manunood niya siya mabuti. Ha? Oh, nakukuna na si Odo! Magkaparehas lang sila na timbang, pero si Ipo may potensyal. Oras na! Well, Ay, naku naman! Sayang ang pagkakataon! Ano? Lapit! Sunod-sunod ang atake ko. Pero parang wala lang sa kanya. Oda! Ano problema? Umatake ka pa! Huwag ka magpapakorner sa kanya! Tinamahan siya sa katawan. Baka manghita niya. Ano?
Hindi ako dapat kabahan. Siguro masakit na ang katawan niya. Susugod na ako ng buong pwersa. Paano niya ako matatalo kung ganyan siya sumuntok? Mahina ka! Down! May gawa ko! Alright! Hindi maaaring magtapos ang karir ko dito. Para sa pagtitraining ko. Para sa pagpapractice ko na pagpapractice. 6, 7, kaya pa? Bakit? Bakit hindi na kaya? Ngayon ko lang sa bakit ang lumaban na malakas ng loob at ng may ambisyon. Bakit baguhan lang naman ang kalaban niya? Bakit sa baguhan hindi siya pinagpalang manalo? Pumunta? Baka ito na ang huling laban ko. Hindi ako pwedeng mapahiya dito. Hindi! Knockout! Kaya ko siyang i-knockout! Pagkakataon ko na to! Fight! Ah! Nadulas si Ipo! Tinatakot naman tayo niyan? Huh? Bakit? Doktor! Nasugatan siya dahil sa suntok? Patay. Kapag kinansel ng doktor ang laban, talo siya. Di kayo na. Ako naman! Siguro psychic ako. Magkakatotoo ang hula ako. Diba? Diba? Naku, talo ako sa pustahan. Ha? Dehado tayo din sa doktor, ha? Hindi niya pwedeng kanselahin ang laban. Pabor para kay Ipo ang laban ito. Payagan niyo na siya! Wala namang sugat ang mismong mata niya eh. Pero pwede pa niya ipagpatuloy ang laban. Pero kapag lumaki ang sugat na ito, ipapatingin ko na ang laban. Okay? Tama! Ayos! Talin nyo dito yung ice bag! Saka isang timba! Bilisan nyo! Fight! Bigil! Tapos na ang second round! Manong, mapipigilan ba natin itong sugat? Pinagpaguran ko ang pag-aanda para sa gabing ito. Malaking tragedya naman kung matatalo lang ako dito. Don't worry, Iho. Akong bahala. Relax lang. Lalagyan natin ang pampariyang sugat para tumigil ang dugo. Pagkatapos, lalagyan pa natin ang kuritas yan para hindi bumuka ulit ang suga. Tapos kukulamin kita! Okay na ba? Tumigil nga! Magaling talaga eh si Tata. Hindi ko lang alam kung ano yung huling ginawa niya, ha? Pero siya na talaga pinakamagaling na assistant. Maraming salamat po! Hindi. Trabaho ng assistant ang pigilan ng sugat mo. Iho. Kailangang tibayan mo ang loob mo para hindi magbukas ulit ang sugat mo, maliwanag? Kailangang talunin mo sa bago bumukas ulit ang sugat mo! Opo! Kailangan makatayo ka pa at lumabag. Malas niya at nasugatan siya. Pagkakataon mo na ito para manalo! Sabatalayin mo! Pagkakataon na! Ayun na! Round 3! Nahihirapan na akong makatayo. Sa normal na labanan, malamang hindi ko nakakayanin. Pero iba ang laban na to. Kailangan talunin na kita ngayon. Kapag pinatigil ng doktor ang laban, matatalo ako. Kailangan matalo ko sa bago mangyari yun. Talunin mo sa bago bumuka ulit ang sugat mo, iho! Ano man ang mangyari, may mananalo sa labang ito. Fight! Tama yan, Ibo! Ganyan lang ng ganyan! Sige! Sige! Tabo na! Balak niyang tamaan ang sugat mo, iho! Mag-ingat ka! Dumistansya ka! Ingat! Nako, clenching na! Nako, daya mo talaga! Hindi po pwede yan! Referee, awatin mo na yan! Bek, tama na yan! Naloko na! Kailangan dumipensa! Fight! Huwag kang pipirme! Kundi tatamaan ka! Ano na ang gagawin ko? Huwag tinakban ko ang kaliwa! Tatamaan naman ako sa kanan! Dalawang ko na. Hindi na pwede umatake ang kaliwa. Kapag hindi niya nagawa ng paraan niya, matatalo siya! Delikado!
Bumawi ka na. Para siya naman ang dumipensa. Lagot na ako. Ano ang gagawin ko? Ano nang gagawin ko? Kaso baka na may patigil ang laban. Hindi maaari yun. Hindi! Ano? Atake siya? Anong gagawin ko? Kaso baka naman ay patigil ang laban. Hindi maaari yun. Hindi! Ano? Atake siya? Hindi ako susuko. Mangyari na ang mangyayari. Matapang sa talaga. Nagalit na yata si Ipo. Nagwalang bahala na. Ganyan. Ganyan dapat ang tunay na boksigero. Pag umatake si Oda, inuumpisaan niya gamit ang kanan. Tapos sinusundan ang left jab. Ay na! Ano? Parang may hinihintay siya. Bakit iba ang ginagawa niya? Hindi mo ako madadaan sa ganyan. Ang isang katulad mo, isang walang kwentang duwag! Ha? Nagagalit na rin si Oda. Tama na, ref! Itigil mo na yan! Huwag muna, ref! Lumabang ka, iho! Sa sitwasyon ko, wala akong magawa! Bakit hindi ko siya mapigilan? Ang pagpigil sa atake ang unang bagay na natutunan ko. Alam ko na. Tama ang ginawa mo, bata! Yun nga! Nagkunta siya! Ititigil na! Tapos na. Bahala na! Sasabayan ko siya! Ngayon na, iho! Bilahin mo lang kaliwa! Tigil! Ha? Naku, hindi! Ayos, panalo siya! Makunachi! Aba! Panalo ako! Oda! Oda! Magaling ang pinakita mo. Congrats, Ipo! Okay, patihin mo na yung mga taga-Kapila. Sige na! Apo! Congrats, ha? Walang laban ba? Pagbutihin mo pa, ha? Opo! Maraming salamat, Oda! Ano? Ano pa kinodon na kanakaot? Ewan, hindi ko pa naiisip yun. Basta sana gumaling na lang tong sugat ko. Grabe, di ko alam ang ginagawa ko. Nalalo pa ako. Ang galing pa, Makunochi! Ikaw na paborito namin! Ay, tawag kita! Ang galing mo! Thank you! Maraming salamat sa inyo! Mabuti na lang, bali ang hula ni Aoki. Natalo niyo si Oda gamit ang right jab. Ilan nga ba yung nasanggaan niya? Grabe talaga ang lakas ni Ipo. Unang laban pa lang niya ito. Marami pang susunod. Kailangan mag-training pa siya lalo para hindi siya matalo.
Pasalamat pa sa akin ng bagong batang yun. Ang labo. Oo nga. Kainis! Dapat akong nanalo sa labang yun. Itong nakaraang panahon, ano bang pinaggagagawa ko? Nagkanobya ako. At dahil doon, napabayaan ko ang boxing. At ngayong gabi, pinagbayaran ko pagkawalang bahala ako sa pagiging professional boxer. Pasensya ka na. Talo ko. Natalo ko nga, Oda. Pero hindi ka naman natalo nang walang laban. Itong pinakamagandang laban mo sa lahat na naging laban mo. Sana ipagpatuloy mo pa. Gustuhin ko man, mahal ko. Ito na ang huling laban sa karir ko. Nagdesisyon na akong bitawan ng manager ko. Oda! Ano pang ginagawa mo dyan? Umuwi ka na at magpahinga. Matulog ka na. Magtitraining ka pa bukas. Masama magpuyat. Mahina pa rin ang depensa mo. Kaya tatandaan mo ang laban ngayong gabi, ha? Sa susunod na laban, ikaw na ang challenger. Kaya galingan mo, ha? Maraming salamat po. Manong, maraming salamat po sa inyo. Bakit ganun? Mukhang di yata masaya si Manong. Ganyan lang talaga si President. Masaya-masaya yan, pero ayaw niya lang ipahalata. At siya nga pala. Huh? Yan. Let's celebrate! Oh, di tayo na. Here we are! Alright! Umpisahan na natin ang mahaba-habang inuman! Hindi ba bawal yan? Hindi ba bawal uminom ng alak ang boksingero? Huwag ka nga masyado masunurin. Paminsan-minsan lang ito, bata. Pero... Hindi naman tayo magpapakalasing. Siguro mga ilang beer lang. Okay lang yan. Celebration lang ang unang laban at panalo mo kasama mga kaibigan. Kayo pala, Mr. Yagi. Mr. Takamura, long time no see. Long time no see! Ay, nako, mga babae ito talaga. Parang ngayon lang nakakita ng lalaki. Oy po, pumasok ka na. Ano ba? Wow, boksingero? Talaga. Boksingero ka nga bang talaga? At nanalo siya kanina. Hindi lang pala pogi, magaling pa. Okay, toast tayo sa unang pagkapanalo ni Ipo. Cheers! Cheers! Congratulations. Thank you. Good luck, ha? Nahirapan ka pa kay Oda, hindi kanya tinatantanan, ano? Dinamita mo na dinamita ng right jab. Hindi ko akalaing gagawin mo yun. Ang talino mo! Hindi. Hindi naman. Ngayon ko palang naranasan. Ang mapaligiran ng madaming kaibigan. Ang sarap palang manalo. Uy! Tipsy na siya, namumula na. Ang cute. Ganun ba? Alam mo, katulad mong tipo kang lalaki. Ang mabuti pa, manood na tayo sa susunod yung laban. Tipo mong lalaki? Mag-ingat yung mga bebo. May malaking sekreto yan. Baka pag nalaman niya, hindi niyo makayanan. Teka! Mr. Takamura! Please, tumigil ka na! Hiyang-hiyaan na ako dun sa mga sinagaw mo sa laban! Ano? Ano yun? Ano yung malaki? Wala yan! Huwag din nalang alamin yun! Tipo, ano daw yung malaki? Wow! Nada que yo tocan.
budding. A secret signal between boxers to meet in the locker room so you can feel your breath on each other. You might hit the other guy's head with yours by accident. It's normally not a problem, but if you find out it was done on purpose, it not only hurts, but it also makes you mad. However, for some strange reason, a headbutt from a friend is actually a nice thing. Next round, becoming a bully's buddy. Yan ang dahilan kung bakit may tiwala sa kanya si Takamura. Patindi mo siya nung yung sinabi ko. Itinaas ko naman ha, pero sinuntok niya ako sa sikmura. Walo! Sige, basta sanggahin mo ang suntok niya. Teka, bakit nila ginagamit yung ring? Di ba sabi ko mag-i-sparring tayo ngayon? Hindi ko nga alam eh. Dinala kasi Mr. Takamura yung nakakatawang yan. Nakakatawa ba ka mo? Meron ba mas nakakatawa kay Mr. Takamura sa mundong ito? Ewan ko na nga ba. Huwag mong kalilimutan yung turtle maneuver. Maging mahinahong ka lang at bantayan mo ang bawat suntok niya hanggang sa matapos ang round 1. Fight! Kahit na ano pang mangyari, huwag mong bubuksan ang braso mo. Okay. Ganyan nga! Huwag mong patatamahin sa iyong katawan! Maliwala yan! Baguhan ang naglalaro. Siguradong iinit nga ang ulo mo niyan. Kabihan ang schedule ngayon para gumamit ng ring niyan, hindi ba? Tumahimik ka! Napayaran ko na renta nito! Naku, napakasakin talaga. Ang alam ko yung presidente nagsabi niyan. Huh? Sigurado ka? Sinusunod niyang lahat ang sabihin ni Mr. Takamura. Tingnan natin ngayon. Ano ka ba naman? Knockdown, yan ang nararapat sa kanya. Ano pang aasahan mo sa isang bagoho na katulad yan? Paano? Eh, di tayo naman. Ang kulit mo eh! Sinabi ko na magpapatay mo, suntok niya! Aray. Ibang klase pala. Pag nasa ring ka na. Hoy, matatapos na.
Dumayo ka dyan! Sabi mo, gusto mo maging buksingero, hindi ba? Kahapon, kinukulit-kulit mo pa ako para turuan kita mag-iisang buksingero. Sayang lang ang paghihirap mo sa pagkuha ng sampung dahon! Magiging buksingero ako. Ito nga ako yan. Aba, nakatayo na naman siya. Oo, at mukha kang matibay ang dibdib niya. Mabuti naman na tumayo ka dyan. Kung hindi, babagsak agad ang pangarap mo nang hindi mo pa nasisimulan. Basta sundin mo sinabi ko, huwag kang magpapatalo sa round na ito. Sige, fight! Ano pa rin? Dapat matapos na ito. Ano ka ba? Wala ka bang palak sa lahing yan? Mukhang matatalo na siya. Apektado siya. Lumayo ka sa kanya! Gamitin mo yung paa, mabata! Ang paa? Ano bang ginagawa mo? Hindi tracket ka na laro mo ngayon! Sabi mo eh! Kapag binaba mong kamay mo, tapos ka na! Hindi ako mabagsak! Kaya ko ito! Ba, okay ah. Sigurado ko, hindi niya na ibababa yung kamay niya. Meron pa nalalabing isang minuto. Hindi pa ginagamit ni Mia tangka ng kamay niya. Kung hindi niya yung gagamitin, makakatagal pa si Ipo. Sobra na tagal yan. Hindi pa siya napapabagsak ni Miata. Huh? Hindi kaya mahina rin talaga sumuntok yan? Lagot ka! Tapos na laban. Paano? Imposible. Kanan ni Miata yun. Imposible! Kinaya niya kanan ni Miata. Hindi ako makapaniwala. Magtaas! Saved by the bell. Okay ito ah. Tumagal siya ng isang round laban kay Miata. Isang baguhan? Di ako makapaniwala. Magaling bata, nalampasan mo round one! Ang usay niya! Nakita mo ba yung ginawa niya? Si Kimura ko lagi ang pinupunti na niyang suntokin. Ibang klase siya, magkasing edad lang kami. Nagagawa niya na yun. Alam mo bata, madali lang gawin yun. Ha, siya nga pala. Paano mo naman natatanggalan ang mga suntok niya? Huwag mong sabihin sa akin na kakaya mo tiisin lahat yun dahil araw-araw ka pinagtitipan ng mga kamag-aral mo. Siguro ganun na. Buti na lang mayroong gloves kahit na paano. Hindi ganun kasakit ang mga suntok. Naihilo lang ako. Kahit bugbog ng katawan mo, madaldal ka pa rin ha. Alam mo, meron din ako na-discovery. Masakit pag tumama pero hindi sakit ang nararamdaman. Ano ba sinasabi mo dyan? Kasi sa tuwing may mananakit sa akin sa school, naaawa ko sa sarili ko. At kahit na anong gawin ko, parang hindi ko na kayang humarap sa kanila at lumaban pa. Pero ngayon, kahit kaano pa kasakit ang nararamdaman ko, masasabi ko pa rin sa sarili kong kaya kong tiisin ito. Ibang klase ka rin, bata. Kumusta yung paa mo? Makakaya mo ba yung galaw? Oo, kaya ko. Okay. Ngayong second round, tayo naman nakaka-atake. Ha? Pero hindi ko alam kung paano. Alam mo naman na wala pa ako nasusuntok sa buong buhay ko. Ano ka ba? Tinuro ko na yun ah. Yung jab! Makinig ka. Hindi mo makakaya si Miata kahit ano pang gawin mo. Kaya uunti-untiin natin siya. Aliwanag? Oo. Oh. Kailangan dumistan sa pagsusuntok ka. Naalala mo ba yung sa dahon? Oo. Oh. Ngayon, gamitin mo ang kanan. Oo. Oh. Ano bang ginagawa mo, Miata? Bakit ba pinaabot mo pa ng second round? Pinagbibigyan mo ba yan? Alam mo, yung style mo, parang ka na rin amateur. Hindi ka na nga nakakatikim ng suntok mula sa kanya. Parang punching bag yung kalaban mo. Oo, oh, alam ko yan. Nakakahiya to para sa akin. Ano ko yung sinasabi sa kanya ni Mr. Takamura? Hindi ko maintindihan. Huh? Aba! Fighting pose naman ang forma niya ngayon! Ang dapat, nakaipit ang kilikili, ang kamao, kapantay ng mata. Tingnan niyo, ano naman kayong binubulong-bulong niya? Ba, magandang forma niya. Forma lang yan, huwag ka magalala. Ano kayong gagawin niya?
Hindi ko pa maaabot ang daon sa ganitong distansya. Hindi pa rin. Kaunti na lang. Hihintayin ko na lang kung ano gagawin niya. Ngayon na! Aba! Jump yung ginawa lang yun! Imposible! Eh, ang bilis! Baguhin pa talaga siya! Totoo ba ito nakikita ko? Napakabilis lang sumuntok. Oo, mabilis ang kamay mo. Pero alam ko, hanggang dyan ka lang. Ngayon, ang kanan! Ano ba naman yan? Jab lang ba ang kaya niyang gawin sa boxing? Aray! Bakit ka sumablay sa kanya? Hindi ba't sinabi ko diretso lang ang suntok? Huh? Ang hina mo talaga. Nakalimutan mo na ba noong una ka sumuntok ng sandbag dito? Ha? Tama. Dapat hakbang ako ng isa paabante. Magagalawin ko ang aking bewang. Para pumunta sa balikat ko ang lahat ng pwersa. Teka, ano na naman ang sinasabi nito? Naamin ko malakas ka sumutok, pero siguradong hindi ka tatama sa akin. Magdak ngayon, Miata. Tignan mo yung si Mr. Takamura. Napapatunga nga siya sa sobrang bilis umilab ni Miata. Alam niyang hindi mananalo kay Miata ang batang yan. Mabuti pa tumahibig ka na lang. Baka maubusang pasensya ko sa'yo. Ang kamay ko, bumibigat na. Alam ko sa mga oras na ito, nangangalay ka na. Hindi ko na yata kaya. Kaunti na lang. Bakit tumigil ka? Oo, hindi na kaya ng kamay ko. Pero hindi ako susuko sa labang ito. Ngayon na ba ito? Bewang, paikat! Ano? Ang guard niya? Wala ang guard niya. Open the door! Shoot it! Ang guard niya! Open ang guard! Shoot it! Muntik na yun, bata. Mapakaliwa, mapakanan. Mukhang malakas na sumuntok, ha? Ah, salamat! Huwag ka muna magpakasaya. Saka na, pag naituro ko na sa'yo lahat. Jab ng kaliwa, guard. Kaunting hakbang paabante. At ang huli, malakas na kanan. Okay. Magagamit mo lahat yan sa susunod na round. Itaas mo lang ang guard mo kapag malapit ka na sa kanya. Birahin mo na. Nakuha ko na. Kaliwa, tapos kanan. Okay, ah. Tingnan mo, nakaabot sa third round ang baguhan na yan. Tatama ang malakas na kanan suntok ng baguhan na yan. O matinding teknik ni Miata. Nalilito na ako. Hindi ko na alam kung anong kalalabasan ito. Huwag ka mag-alala. Malalaman mo rin. Sa tingin ko lamang si Ipo, hindi lang talaga tumatama ang mga suntok niya. Tapos na ang second round pero wala pa rin nakakapunto sa kanila hanggang ngayon. Ang kanang suntok na lang ang pag-asa. Sigurado galit na itong si Miata at hindi na siya magkakamali sa pagkakataong ito. Seseryosohin na niya ang susunod na round. Sigurado mas maganda ito kapag tumama yung kanang suntok ng baguhan. Oo, sa palagay ko mas malaki siya kay Miata. Sa tingin ko nga natatakot siya dun sa kanan ng baguhan. Ay, nako. Hindi pa rin nila naiintindihan na hindi lang puro lakas ang kailangan sa boxing. Teknik sa pag-tiyempo ang kailangan sa larong ito at pag-aaral sa kainaan ng iyong kalaban. Itaas ang aking guard. Kaliwa tapos kanan. Kaliwa! Kanan! Kaliwa! Kanan! Kaliwa! Kanan! Iba klase! Bago na siya! Aba, okay ah. Parang hindi na siya baguhan kung gumalaw ngayon. Pati si Miata gumagamit na ng guard ngayon. Masyado na siyang tahimik ah. Ano kayang pinaplano niya? Inaamin ko, talagang malakas ka sumuntok. Pero dapat mong malaman ng boxing. Merong dapat manalo!
Ta! Uy, okay. Nakalimutan ko ang uppercut. Ha? Kapag tinamaan ka ng uppercut, siguradong makakalugang yung utak. At nakakalimutan mo kung anong nangyayari sa iyong paligid. Anong ginagawa ko dito? Naniguro na si Miata na mananalo sa larong ito. Tapos na siguro ang laban? Talo, pero maganda ang pinakita niya. Kahit mawala ang pagkahilo niya, sigurado ako. Hindi pa rin siya makakatayo. Kaya mo yan! Katayo pa siya! Imposible! Paano ba kakatayo ang isang baguhang katulad niya pag tinamaan niya na uppercut? Paano siya nakatayo? Kaliwa, kanan. Kaliwa, kanan. Kaliwa, kanan! Ipo! Ano, kaya mo pa ba? Ipo tayo! Dito ka pa mo. Hindi ako susuko. Decidido na ako. Magiging boksingero ako. Huwag ka na magpatama sa kanya ngayon. Matatalo ka. Kaya mo yan, Ipo. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago ang suntok niya. Ay nako, hindi ko yata kayang tingnan. Wala nang buhay ang mukha niya. Hindi na talaga ako makapaniwala. Paano pa siya nakakasuntok sa ganyang kondisyon? Halos hindi niya na nga kayang tumayo eh. Ang kagustuhan maging boksingero na nagbibigay sa kanya ng lakas. Yun ang dahilan kung bakit nakakatali siya sa mga suntok niya yata. Hindi ako babagsak. Hindi ako magpapatalo. Babaguhin ko ang buhay ko. Ako'y magiging boksingero. Kakaiba ka, bata. Sinusuportahan mo ng mga kamay mo ang iyong tuhod para hindi ka lang bumagsak. Bakit? Bakit nakatayo ko pa rin? Isipin mo lang ito yung para sa akin. Mababaling mo lang ang pinaghirapan ko simulan ako'y bata pa. Kayo! Kan! Bumagsak ka na! Bumagsak ka na! Ayos! Hindi ka pa rin pa rin sasawa sa mga suntok ko! Kaliwa! Kanan! Kaliwa! Kanan! Tumigil ka na! Sandali po! Huwag mo ituloy yan! Huwag! Basta, magiging boksingero ako! Natapos ka, iba klase talaga yung batang yun. Hindi lang mabuhay sa'yo, batang yun. Tipo! Gising! Gising! Okay lang. Nakatulog lang siya ng mahimbing. Bigyan niyo siya ng tubig! Magpadali kayo! Ano, tata? Nakakita mo ba yun? Oh, aba. Ibang klase ang lakas na loob na pinakita niya. Ang boksingerong puro lakas ng loob ay hindi nagtatagal. Pero, sinarada, Ebihara o Jima at Wagima, ang mga boksingerong kahit ilang beses nang bumagsak ay pilit pa rin bumabangon. Ang mga katulad nila ang matagal na nating pinapangarap. Ano, tanda? Bakit nandito ka na sa loob? Nagtatago ka na ba? Nakita mo ba hanggang katapusan ng laban? Sabi mo, hindi siya pwede maging boksingero at mukha pa siyang uhugin. Ano ba ngayon? Napahiya ka, no?
Ang masasabi ko lang sa ngayon ay kahanga-hangang batang tinala mo. Kahit natalo sa sparring mukhang hindi pa rin siya nasisiraan ng loob, wala pa akong nakikita ang katulad niya. Sabihin mo, simula na niyang mag-practice bukas, gagawin kong lahat para sumikat siya. Nahihirapan si Miyata ang pabagsakin siya. Hindi ko nga alam na ganun palang gagawin niya para lang mapabagsak yung baguhan. Oh my! Ibang klase talaga siyang sumuntok. 16 ounce din ang gloves na ginamit niya. Sa kasasangga ko, itong nangyari sa kamay ko. Ang larong boxing. Ngayon ko lang nalamang masaya pala ito. Ano? Umisi ka na dyan. Natalo ako. Wala man lang ako nagawa. Kahit nga isang suntok lang, hindi ko yata tinamaan ang aking nakalaban. Matibay ang dibdib mo, bata! Magandang laban yun. Mahusay ang ipinakita mo. Tatagal ka. Magsisimula ka ng bukas, hindi ba? Kinagagala kitang makilala. Ako nga pala si Kimura. Ako naman si Aoki. Malakas kang sumuntok, bata. Kung depensa lang ang iyong problema, simula bukas, lahat na nalalaman ko, ituturo ko sa'yo. Pagkakahinig ka, wala ang karapatang turuan siya sa depensa. Bakit naman? Akala ko ba ako magtuturo kapag may bago? Sinong bago? Sabi ng presidente, pasado ka na raw, kaya magsisimula ka na bukas sa umaga. Huh? Magandang balita yun, hindi ba? Ipapakilala ko ulit kayo lahat dito sa bago natin mga kasama. Siya si Ipo! Pasado ko? Ako ang bago? Oh, batiin mo naman sila. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Ipo. Makunochi. Ikinagagala ko kayong makilala. Simula po sa araw na ito, ako ay magiging membro na ng gym na ito. Maraming salamat. Maraming salamat sa pagtanggap niyo sa akin. As you step in, you step back. As soon as you go to the right, you jump to the left. The sound of footwork in the ring is like music, complex and brilliant. But whatever you do, don't make Kamigawa mad. Watch closely, you'll be able to see Miata's shadow. Next round, shadow boxing.
simula sa araw na ito, mag-i-ensaya na ako. Pero, okay lang kaya yun? Kasi sa buong buhay ko, palagi na lamang palpak ang mga ginagawa ko. Baka mahirapan ako. Aba, hindi ba si Ipo yun? Hmm? Kailangan makabisado ko ang job at dapat matutunan ko rin ng straight. Ah! Ano ka ba? Hinaulit ako! Pasensya na po, hindi ko na po ulitin. Parang ang laki ng problema ng batang yun. Kawawang bata. Ah, parang kinakabahan ako. Ano ba? Pasok na. Ah! Aray, bakit mo naman ginawa yun? Masakit ba? Pasensya ka na, ha? Napasin ko lang kasi na masyado kang kinakabahan. Hindi ba gumanda naman ang pakiramdam mo kahit papano? Pero hindi yun ang tamang paraan para mawala ang kaba ko! Ang sakit nun! Teka, ano ba pinagsasasabi mo dyan? Hindi mo ba alam na yun ang ginagawa ng mga tao para mawala ang kaba na iba? Talaga? Eh di sa kanila mo gawin! Hindi ko akalain na meron pa palang tao sa mundong ito na hindi nakakaalam dun. Alam mo bang merong dating kambyo na nagpapaganyan sa tuwing magsisimula ang kanyang laban? Ha? Sigurado ba talaga kayo dyan? Sino yun? Ako, si Aoki. Ako, si Kimura. Mr. Aoki, Mr. Kimura, pasensya na po kayo sa akin. Huh? Halika, ibang klase talaga to. Sa lang ang naniwala doon. Oo nga, at alam mo ba naiisip ko ngayon? Pag-tripan natin. Magandang hapon po! Aba, mabuti tumating ka. Siya nga pala, ako nga pala si Yagi. Ako ang manager sa gym nito. Ikinagagalak ko po kayo makilala. Tutal, nandito ka na. Pag-usapan na natin ang training mo. Mabuti pa kami na magkitrain sa kanya. Huh? Paano? Simulan na natin, baguhan. Basta sumunod ka na lang. Sandali! Teka, saan yung dadali dyan? Wala kang dapat alalahanin. Kaming bahala dito. Hindi pwede kayo nalang basta-basta gumawa dyan. Mr. Aoki, kayo ba talaga magtitrain sa akin? Oo, kami nga, bata. Sisimulan natin sa basic para mas maganda. Sandali! Ano po ba ang kailangan kong gawin sa simula ng training ko? Hindi naman masyadong mahirap, basta basic ang gagawin natin. Kasama na rin ng pagtakbo, bata. Kailan naman yung sandbag? Yung sandbag? Darating tayo dyan. Oo, oh, huwag kang magmadali. Mag-first timer, gloves muna. Ay, napakainit. Oh, nandito ka na pala, Ipo. Anong ginagawa nyo? Lago. Takamura, pigilan mo nga yung dalawang yan. Pinipilit kasi nila na sila magkitraining kay Ipo eh. Ganun ba? Baka naman pwedeng tigilan nyo na yung pangungulit nyo. Ibigyan nyo na naman ang problema si Yagi. Paano, Kimura? Oo, sige na. Maraming salamat sa iyo, Takamura. Wala yun, Mr. Yagi. Huwag mo itindihin yun. Alam nyo naman siguro na responsibilidad ko ang pag-train ng boxing kay Ipo. Teka, Takamura! Yung durugas talaga to. Kanyan talaga ugali ng gorilla. Ano sino ang ipasunod ng taong ng gorilla? Hindi ba pa yun ikaw? Ang yabang mo kasi nagagawa mo lahat ng gusto mo. Magaling nga kayo dalawa sa akin. Hindi ba't ako nakakita sa kanya at nagdala dito sa gym? Ano naman ngayon? Ikaw lang ba may gusto magkaroon ng kasunod? Hindi ba galap kayo natuturuan? Saka lahat naman ang trainer sa gym na ito sumusunod lang sa yabang ko, hindi ba? Tumigil ka! Kalokohan yan! Tumigil kayo dahil kayo ang ulat pangalawa kong tagasunod. Nakutulog kayo sa akin, mayabang na kayo. Humilaan lang kayo, tatanda nyo na. Ay, tingin nyo lang po yan! Tama na yan! Oh. Ano bang pinagkagagawa nyo dyan? Mr. President, tinuturuan ko lang po itong mga nakababata sa akin. Sa palagay mo ba naman merong matututo kapag ikaw na ang nagtuturo ng boxing? Sabihin mo nga! Ano ka mo? Wala kang galang ah! Yay! Yay! Napagalitan si Tawana! Tumigil na kayo mga walang kwenta! Mga isip bata kayo, ba't hindi kayo mag-practice na kayo lang! Isa ka pa, hindi ba't ang sabi mo sa akin nagja-jungle ka ngayon? Ba't nandito ka pa? At ikaw, ako magtuturo sa'yo! Sigurado po ba kayo? Bakit? Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi po! Kung ganun, magpalit ka na ng damit! Opo! Nakakatakot naman yung presidente yun. Kailangan ko siguro mag-concentrate para hindi niya ako mapagalitan. Isuot mo lang gloves mo at umakit ka dun sa ring. Tuturuan kita kung paano sumuntok. Magsusuot na po ako kaagad ng gloves? Sinabi ko na magsuot ka ng gloves eh! Bakit nagtatanong ka pa? Tignan mo to.
Pansing na agad na ituturo kay Ipo. Oo, oh, binaliwala ng basic training. Magpapagod lang siya dyan. Anong ginagawa mo dito? Shhh! Baka malaman ni Tadana na dito ako. Anong problema? Huwag ka nang mahiya, suntukin mo na ako! Pero paano? Huwag kang mag-alala, bata. Sumunto ka lang. Akong bahala! Sige na! Sige po. Okay, ang galing! Okay, dito naman sa kaliwa. Opo! Sige, kaliwa po ulit! Opo! Kanan! Ayos, ang tawag doon ay 1 and 2. Huwag mong kalilimutan, ha? Opo! Sige, kaliwa naman! Kanan! Kaliwa! Kanan! Kaliwa! Kaliwa! Aba, maganda tulog ng suntok niya. Mararamdaman mo ang lakas. Pati ang tiyempo niya sa pagsuntok, kumaganda na rin, ha? Nakakamali kayo. Ang mahusay dyan ay matanda. Ha? Tignan niyo kung paano siya pumuesto. Sinasabayan niyo yung tiyempo ng bata. Aba, kaya maganda ang tulog ng bawat suntok. Pwede mang galaw niya at magkakaroon ka ng tiwala sa iyong sarili. Kaya gaganaan ka sa pag-iensayo. Ang galing! Kapag tinamaan ka sa ganyang posisyon, siguradong bagsak ka. Magaling ang abisaduhin, pati angulo. Pag tumapat ka, siguradong knockdown. Ang tawag dyan ay mahi ka ni Kamugawa. Tingnan mo, hindi na sa naiiya. Pero natapos niya ang isang round. Mahusay na yun para sa isang baguhan. Sige, pahinga muna. Sa ginawa natin yun, isang round lang naubos natin, bata. Kailangan makabisa ng katawan mo ang bawat galaw. Opo, sir. Parang pagod na siya. Oo, natural lang yan sa mga first-timer. Okay, second round. Tayo na! Tingnan mo. Napakalakas talaga ng stamina ng batang yan. Akala ko suntok na ni Mr. Takamura yung narinig ko. Huh? Ano bang ginagawa niyo dyan? Para kayo naninilip ng babae. Hindi kami naninilip. Ah, talaga ha? Mahusay ka, bata. Kapag tumama ang suntok na yan, kahit ang miyata pang yan, siguradong mapapabagsak mo. Yeah. Malabo yun. Sigurado ako. Lahat ng suntok ko masasangga niya. Ano bang sinasabi mo dyan? Duwag ka ba? Tatlong buwan lang kaya mo na siyang pantayan kapag ako ang nag-train sa'yo. Teka, hindi ko na yata kayo maintindihan. Huwag yun naman po akong paglaruan. Baka may makarinig sa atin. Lagot ang baka. Hindi tumama ang mga suntok na binibigay mo sa kanya nung una niyong laban. At mukhang ang straight attack lang ang inaasahan mo makakapagpapanalo sa'yo. Pero malakas ang stamina mo, bata. Yun ang nagbibigay sa'yo ng lakas para makasuntok pa. Kung matututunan mo ang upper, lower, right at left attack, makakaya mong tapatan ang fighting technique niya. Kung masisira mo lamang ang depensa niya, sinisiguro ko maaari ka nang makapuntos. At hindi lang yun, maaari ka pang manalo sa inyong laban. Opo. Hindi ako umaasang matututo ka ng maraming teknik. At hindi rin ako umaasang gaganda ang footwork mo, bata. Isang bagay lang inaasahan ko sa'yo. Ang lakas mong sumuntok. Kaya nung talunin na kahit ano pang teknik ang gamitin ng iyong kalaban. Gusto mo bang matapatan ang level ni Miyata? Kung maaabot ko yan, masaya na po ako. Desidido ka na ba talaga? Desidido na ako! Miyata! Hindi ka namin pinag-uusapan! Nagalit na yata sa akin si Miyata. Nalilito na ako sa'yo. Ano, gusto mong ituloy? Opo! Kung ganun, ito ang una mong dapat matutunan. Ang tawag dyan ay uppercut. Ano ka nyo, uppercut? Napakasaya talaga ng araw na ito. Si Mr. Takamura, ang bait nilang lahat. Nakakatuwa talaga. Kaya lang, parang nagalit sa akin si Miyata. Makatulog na lang maaga. Bukas uppercut naman.
Hindi ako makatulog! Miata! Gumo! Ano ka ba? Hindi ito ang tamang lugar para maglaro. Mag-jumping rope ka na. Huwag mong ipulupot sa katawan mo yan. Opo! Umakyat ka na dun sa ring. Opo! Okay, uppercut ang ituturo ko sa'yo. Kailangan nasa harapan ng upper body mo at pabababain ang tuhod. Ganito po ba? Sa uppercut, ibababa mo ang kamao mo. Dito ang pwesto. Kapag sumunto ka, dapat kasama ang katawan. Huwag mong kalilimutan yan. Opo! Tandaan mong posisyon mo. O, anong tinitingin-tingin nyo? Okay, tama na yung posisyon mong yan. Maya-maya, unti-untiin mo nang unatin yung mga paa mo dahil dyan magmumula ang pwersang gagamitin mo sa pagtira mo ng upper cut. Kailangan. Nasa una ng upper body. Pababain ang tuhod. Kapag sumuntok, dapat kasama ang katawan para mas malakas ang pwersa. Okay. Pababain ang tuhod! Kapag sumuntok, dapat gamitin ang pwersa ng buong katawan! Ah! 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 Pasensya! Napo! Ay, nako. Sumablay na naman siya. Ah, ang batong ito. Nakita niyo ba yung itsura ng matanda at Beata? Gulat na gulat sila kay Ipo, hindi ba? Oo, napakalakas nung ginawa niya. Pero bakit para yatang maligayang maligaya ka? Pero baliwala pa rin, hindi tumama sa meeting. Teka nga muna, ilang taon na ba kayo nagbo-boxing? Hanggang ngayon ba, hindi niyo pa rin ako naiintindihan? Ha? Maggagaling ang kamay sa tuhod. Mula sa tagiliran, para kang gagawa ng isang diretsong guhit. Papunta yun sa baba ng iyong kalaban. Napakagandang estilo na uppercut ang nagawa niya. Napatunayan kung ang suntok na yun ay napakalakas. Dahil nagsimula sa 20 puwersa papunta sa itaas. Masyado mo naman akong pinaliligaya sa mga pinapakita mo sa akin, bata. Sigurado kung mamamaster mo ang uppercut sa loob lang ng 3 buwan, hindi ko na mahintay ang susunod na pagkaharap ng Miyata. Sa araw na pwede na siyang ilaban, sinisiguro ko sa inyo marami sa pababagsakin. At tinitiyak ko rin sa inyo na mas mahihigit ang panya ako. Huh? Malabo yan! Ano ka nyo? Shadow? Oh, sa tuwing wala ako dito, kailangan mag-shadow boxing ka muna, bata. Panorin mo ang isang yan. Kailangan mo rin isama ang uppercut sa practice mo. Bakit ganun? Hindi ko pala siya lagi makakasama. Ibig sabihin, mag-e-ensayo ako mag-isa. Ano ka mo? Shadow boxing? Oo, hindi ko kasi alam kung paano ko sisimulan. Ganito lang yon. Ano, hindi ba madali lang gawin? Oh. Hindi naman ganun yun eh. Ano ka mo? Ganito, shadow boxing. So talaga, hindi mo dapat tinuturuan ng mali ang baguhan na tulad niya. Hindi ka ba naaawa sa kanya, ha? Okay lang yun. Kesa naman yung mga tinuturo mo susundin yung baguhan yan, siguradong lang siyang walang matututunan. Alam mo, okay, wala ka talagang kwentang kaibigan. Sinisiraan mo pa ako dyan sa bata. Bakit? Mas maganda naman ang rebel ko sa'yo, ha? Hindi ba? Anong sinabi mo? Totoo naman ah! Teka, sinuli! Tama na yan! Ganito yun! Hindi, ganito! Sa tingin ko, hindi lang yun sa pagsuntok. Hindi ko maintindihan ang kanilang ginagawa. Alam ko na! Ini-imagine nilang may kalaban sila. E ako, sinong iisipin ko? Ah, tama. Mag-iisip ako ng isang mausay na kalaban. Kaya alam, wala pa akong ibang nakakalaban kundi si Miyata. Teka, paano nga ba gumalaw si Miyata kapag nasa laban na? Ang naiisip ko lang ang pagkatalo ko. Pero hindi dapat ganun. Ang dapat ko lang isipin, nasa harap siya.
Iba klase! Hindi pa karniwan ang bilis niya! Ayos ka lang ba? Oo. Paano siya napabagsak? Hindi ko napansin! Hindi ko talaga napansin. Hindi pwede. Tama na. Pag ganito ng ganito ang iniisip ko, walang mangyayari sa akin. Samantalang si Miata, bata pa lang siya, nag-aaral na siya ng boxing. Tatapatan ko siya sa loob lang ng 3 buwan? Imposible yun. Ito? Ha? Bakit ganito tong magazine mo? Napakaraming dahon na nakaipit. Ano bang palak mong gawin dito? Dahon? Huwag niyo po itatapon yan, Nay! Para sa akin kaya mano na mga yan! Ha? Ang dumi-dumi na ng dahon na yan eh. Hindi niyo po pwedeng itapon ito. Dahil sa mga dahon ito. Nahaalala ko ang araw na yun. Noon ko lang napatunayan na kapag may ginusto ako, makukuha ko. Basta hindi lang ako susuko. Hindi ko muna titignan ang galaw ng katawan niya. Uunahin ko ang footwork niya. Napakabilis! Pati sa pagbabago ng direksyon! Ano po nangyayari sa'yo? Basta magdire-diretso lang pa kaliwa. Tapos, magdidikit ang dalawang paa at tatalon pa kanan. Hindi naman ganun eh! Ito na siguro ang tamang oras para ako naman magturo sa kanya. Ang sakit naman ang ginawa mo. Kapag nakita mo na saan na mong problema, siguradong nag-iisip mo sa'yo. Huwag mo saan pakikialaman hanggat hindi mo pa nakikita ang resulta. Pero tagda, nakikita mo namang mali na ginagawa niya, di ba? Huwag mo saan pakikialaman ang mabuti pa mag-insayo ka mag-isa mo! Ano bang masama ito? Ito talaga matandang to! Kumusta ka na? Ha? Anong problema? Nagmamadali ka yata. Mr. Omizawa, may importante lang kasi akong lalakarin. Importante lalakarin? Huwag na, sumama ka na lang sa amin. Sigurado, matutuwa ka. Kailangan ko na talaga umalis. Meron ka ba talaga importante lakad ngayon? O baka naman iniwasan mo na kami, ha? Pasensya na! Ulit! Ano ba kayo? Paas yung sabi na bayang makatakbo? Bakit siya nagbubilis yata ang pagtakbo niya? Daan-daan galaw ng paa. Yuko, suntok ng kaliwa tapos kanan. Nabuo na siya sa aking isipan. Pero malakas talaga si Miata. Pero sa wakas, nakita ko na ang shadow niya. Paalam na po, sir. Mauna lang yung pangarin niya. Huh?
Alam ko kung sino nasa isip. Kitang-kita ko sa bata. Okay, malinaw na siya. Ikaw talaga. Ang sadong nabiyata ang kalaban niya. Mali na naman ang ginawa ko! Ay, naku. Kahit sadong panimiyata ang nasa isip mo, kulang pa rin ang ginagawa mo. Ang dapat mong malampasan ay ang teknik niya sa pakikipaglaban. Extremely advanced skill mastered only by geniuses. At least that's what I first thought when I saw a counterpunch coupled with amazing footwork. But it turns out I was wrong. I don't want to run away. I want to challenge the opponent head on. I may not have the skills I need right now, but I just want to fight fair and square. Next round, 3 months to counter. Talagang patawad ang counter-attack na yun. Tatlong buwan lang. Ganito, tapos ganyan. Hindi pa pwedeng idaan sa ganito eh. Sir Kimura! Bakit? Tungkol sa shadow boxing, baka pwede tignan nyo muna to. Magja-jogging na ako. Mamaya na yan. Sandali lang to! Ganito, tapos ganito! Tama bang ginagawa ko? Tapos kung ganito naman, tapos ganito! Kahit saan may pwedeng tamaan eh! Paano ba to, Sir Kimura? Wala, mahina ka pa rin! Kala ko pa naman magaling ka na, hindi pa rin pala. Daya niyo, biniglaan niyo ako. Ba't di ka umilag? Ano ba? Tumayo ka na dyan. Sorry po. Sorry po. Sorry po. Makapag-jogging na rin niya. Manong, lagi kong iniisip kung ano ang gagawin ko kapag parating na ang counter-attack ni Miyata. Pero wala talaga akong maisip. Oh, eh ano ngayon ang gusto mong mangyari? Baka naman po pwede kasing... Bueno, gusto mong mag-isip ng pangontra sa counter-attack niya. Umakyat ka sa rin! Opo!
Kunyari ako si Miata, pagbastan mo ako! Nakuha ko na! Naiintindihan ko na! Tonok, naisip mo na ba kung paano ko kontrahin? Ang naisip ko kasi, dapat na ibalik sa kalaban ang pwersa niya. Hindi niya magagamit ang counter-attack kung maunahan ko siya. Tama yan. Guluhin mo ang isip niya. Pagkatapos, kapag napagod na si Miyata, bigla na lang bibira yun. Yun ang tamang oras para gumanti ka. Gamitan mo siya ng uppercut! Uppercut? Ang tawag doon? Ano? Irritation technique! Irritation technique? Napaka-corny naman ata nun. Tumahimik ka! Nagpaturo-turo ko pa kasi kaya kung ano-ano na lang ang nasasabi ko. Kung may oras lang ako, nabansagan ko ng mas magandang pangalan yun. Yan! Sige! Suntok pa! Ayos! Okay, may improvement na! Babo! Pahinga muna! Opo, maraming salamat po! Sino kaya ito? Magan! Nandito pala kayo. Kumusta ang training, Ichiro? Wala namang problema, Itay. Tara na! Opo! Tatay pala niya. Irritation technique? Paano ko gagawin yun? Malabong manalo ako sa kanya kasi praktisadong boksingero na si Miyata. Ipo, pakikuha yung kanin. Opo! Gamitin ang mga paa! Opo! Silipa! Sinapin ng sigipay! Talagang tatamahan ka na kalapa kung hindi kikilo sa mga kamao mo matapos kang sumugod! Magaling! Sige, iho! Suntukin mo yung punching bag, tapos nun bumalik ka sa punching gloves! Opo! Mabilis ang improvement niya, di ba? Oo, oh, tama ka dyan. Matalis ang turuan. At porsigido pa siya. Mukhang may potensyal na batang yun. Ha? Piyado ko. Sa palagay ko, may mararating ang batang yan, pero hindi pa sa ngayon. Eh si Ichiro, kumusta naman siya? Kailan ko na pinaspasan ang training niya? Pakiramdam ko gusto niya talagang boxing. Talaga, ha? Ginagamit mo bang panseta pang batang yan? Anong ibig mong sabihin? Alam mo, alam ko kung anong iniisip mo. Ang akin lang naman ay gusto kong makatulong. Kung ganun, maraming salamat. Sige, iho! Samintan boxing naman! Opo! Lakasan mo ba ang suntok? Tapos na tayo para sa araw na ito. Muwi ka na. Maraming salamat po! Grabe, ang higpit ni Manong! Ihikain ako sa bata na yun, ha! Oh, I'm so weak, I can't even raise my arms. Hey, Ipo! Huh? That old man really put you through the grinder, didn't he, kid? Are you all right? Mr. Takamura. Huh? What's that skirt you got around your waist? What? It's a towel. I know that it's a towel. I'm asking you why you're wearing it.
Listen, when you take a shower, let that thing be free. You know? Free! Right, guys? Sorry. No, stop it, please. What are you doing? Let's see what you got under there. But I, Could yours be like this? Oh, don't worry. They say size doesn't matter. That was so cruel. Ah, come on, kid. Get over it. I didn't mean any harm. What are you saying? The damage is done. I'll never go in the shower room again when you're there. Look, I'll treat you to a nice dinner, so forget about it, okay? Now, there's something else we ought to talk about. You're just gonna change the subject? Teka nga, may iba nga tayo. Kailangan bumili ka ng matinong boxing shoes. Huh? Manipis kasi ang suwela sa sapatos mo. Delikado yan. Band-aid. Band-aid. Magandang hapon. Gusto ko po sanang bumili ng boxing shoes. Anong klase ba gusto mo? Anong klase? Yung ano po? Ito, gusto mo? Ito ang pinakamabenta namin. Ito ang pinipili ng lahat. Mahal naman. Mahal nga, pero matibay naman yan. Ganun ba? Tignan mo, di ba ang gaan? Oo nga. Good quality yan. Oo nga. Wala kasi tibay. Talaga? Pwede ka pa mamili ng ibang kulay. Wow! Medyo mahal, pero sulit naman dyan sa quality. Kung sa bagay, kung sabi niyong maganda, malamang maganda nga. Sige, kunin ko. Salamat! Sandali lang! Miyata? Nagsasanay ka pa lang, hindi ba? Bakit ka bibili ng high cut na sapatos? Hindi pa yan tama para sa'yo. Mas makabubuti kung semi-high cut muna ang bibilhin mo. Size mo? 25.5. Buti pa itong subukan mo. Magaan siya at abot kaya ang presyo. Wow! Sige, ito na lang! Ito na lang, oh! Pwede ito na lang? Maraming salamat po. Miyata, maraming salamat! Miyata? Miyata! Miyata! Hintayin mo naman ako! Miyata! Ano ba? Gusto sana kitang ilibre kasi pinili mo ako ng magandang sapatos. Wag na lang. Ha? Miyata! Miyata! Teka, Miyata! Sandali! Sandali naman! Oo, sige na. Iinom na ako ng juice kasama ka. Pero huwag mong isisigaw ang pangalan ko. Nakakahiya. Sorry. Oh, bakit? Miyata, tatay mo pala nagtitraining sa'yo sa pagbo-boxing. Ang saya naman. Ilan mo ngayon? Wala naman. Walang problema. Naiingit lang siguro ako sa'yo. Ang swerte mo kasi. Masaya, pero medyo stricto. Kay Takamura mo ba nalaman ng tungkol sa tatay ko? Oo, magaling daw ang tatay mo. Kailan ka ba niya tinuruan ng boxing? May tinuro ba siya tungkol sa depensa? Ano ang maganda pang training para sa footwork? Enjoy ka ba sa pagtuturo sa'yo ng tatay mo ng boxing? Ay, alam mo, nakakatawa ka talaga. Ang iba kapag nakikita kami ng tatay ko, pinagtatawanan kami. Pero ikaw, kakaiba ka. Naiingit ka pa sa amin. Magaling ang tatay mo, hindi ba? Oo. Kapag lumaban ng tatay ko, pulido ang galaw niya kahit hindi siya gaano malakas sumuntok. Magaling siyang umiwas sa atake. Parang matador. Magiging magaling ako tulad ng tatay ko. Sino ang mas malakas sa inyo? Ikaw o ang tatay mo? Sa lakas niya, hindi mo ako maikukumpara sa kanya. Siyempre, siya. Sana mapanood ko siyang lumaban. Pero
Minalas din siya. Doon sa huling round ng Asia-Pacific title match. Jumamba ang kalaban niya. Nawasak ang panga niya sa suntok ng kalaban. Tsampa lang yon. Nawasak ang kanyang panga? Nahigitan na ng persa ang teknik. Para sa isang buksingero na kulang sa persa, wala nang asenso. Nung gumaling na siya, pwede pa sana siyang lumaban ulit. Pero hindi na umakyat muli sa ring ang tatay ko. Nawala na siya ng gana. Hindi totoo yun! Hindi totoo yun! Magaling kay Tay! Hindi mali ang teknik ko sa boxing! Hayaan mo, Tay! Papatunayan ko! Makikita nila na tama ang pagbo-boxing mo! Walang mali sa teknik na ginagamit ng tatay ko. Patunay na hindi nadadaan sa lakas ang boxing. Dahil doon, araw-araw na ako nagte-training hanggang mahulog ako sa kapaguran ng katawan. At saka, yun ang aking counter-attack. Ngayon, handa na ako lumaban. Paharapin ko ang lahat ng hamon hanggang ako maging pinakamagaling. Hindi nakamit ng itay ko ang pagiging kampiyon. Para sa akin, sisigapin ko maging kampiyon. Kahit daan mo pa ako sa persa, hindi kita tatakbuhan. Sa loob lang na isang round, pababagsakin kita. Hindi ko alam na mula sa puso pala ang counter-attack ni Miyaka. Anong sinabi mo? Gusto mong lumaban ng harap-harapan? Bata ka, lalo kang mabibiktima ng counter-attack niyan! Alam mo ba kung anong sinasabi mo, ha? Pero Manong, ayoko umiwas sa counter-attack ni Miyata! Basta magpa-practice ako ng magpa-practice! Payagan niyo po ako, sir! Nakikiusap ako sa inyo, pagbigyan niyo na ako! Bata ka! Seryoso ka ba? Siyempre po! Manong, nakikiusap ako! O sige, ikaw ang nagsabi niyan, ha? Sasailalim ka sa extra training. Kailangan palakasin natin ang mga hita mo. Magja-jogging ka. Walang palusot, ha? Susundin mong lahat ng sasabihin ko. Opo! Sa sinabi mo na ayaw mong umiwas at gusto mong lumaban ng harap-harapan, pinasaya mo ako, bata. Sige! Takbo! Takbo para bumilis ang pagkilos mo! Takbo! Ibilisan niya araw-araw. Dapat lampasan mo ang counter-attack niya. Bago lumusong ang braso niya, dapat mag-abante ka na. Kaya kailangan mo ng mapibilis kumilos na hita. Doon mo matatalo si Miyata. Opo! Five laps pa! Ano? Sige, uphill naman! Opo! Five rounds din dyan! Punching meter naman! Sige pa! Walang pahinga, maliwanag! Opo! Huwag kang magpapasutok. Dapat walang pwedeng tamaan sa iyo ang kalaban. Ano ka ba ang hila mo? Para yan lang eh! Di ba sinabi mong gusto mong kalabanin si Miyata ng harap-harapan? Hindi ko naman kasi akalain na ganito pala. Kahirap ito! Dumudulo lang sana. Pwede. Alis dyan! Oo, oh, Ipo, baka humantusay ka dyan, ha? Hindi ko na kaya. Baka mapuruan ako sa pinasok kong ito. Mukhang hirap na hirap ka sa training ni Tanda. Easy ka lang, kaya mo yan. Sige, kumain tayo na masarap na mami. Pampalakas ang katawan, kain ang busog. Let's go! Maming masarap? Welcome! Aba, kayong tatlo pala. Ano? Si Sir Aoki? Dito siya nagtatrabaho. Kahit profesional na boksingero, kailangan maghanap buhay, ano? Ayos! Nagtataka nga ako kung paano ka nakakapagluto ng hindi naapekto na pagboboksing mo. Aba, huwag ka. Ang balang ko ay kumita ng malaki sa boxing para makapagpatayo ako ng sarili ko mamayan. Akin na, ililipit ko na yan. Ay, teka, sandali. Uubusin ko pa yan. Ah, hindi. Panahon na, para mag-jeta ka na dyan. Uubusin ko muna, sabi. Bawal bang kumain kapag nag-jeta ka? Ganun ba yun? Hindi. Kaso sa akin, medyo matatagalan nga lang ito. Madami kasi akong tubig sa katawan. At dahil dyan, mabilis tumaas ang timbang ko.
Dapat malimit din maligo kasi kapag tuyo ang katawan, pumapasok ang tubig sa balat. Pati pagligo? Kau naman, di na maulit yung nangyari sa locker room dati. Ayos ba? Mawawala rin na lahat ng pagod mo kapag nanalo ka. Kapag nanalo ka sa laban yun ni Miyata. Kung mananalo ka. Maraming salamat sa masarap na pagkain. Ayos lang yun. Oo, oh, para mabawi naman yung pinagod mo. Mauna na po ako. Oh, oh siya, sige, wala problema. Tatambay muna kami dito. Sige. Sige, sige po. Iba-iba ang pangarap ng mga tao kaya sila sumali sa boxing. Hindi kita sa mukha nila na marami silang paghihirap na pinagdadaanan. Madami pa akong kailangan pagdaanan. Pero, hindi ako magiging ganito kadeterminado kung hindi ko pa nakausap si... Miyata? Araw-araw ako nagte-training hanggang sa mahulog ako sa kapaguran. Pwesto ka lang malapit sa kanya. Huwag kang titira galing sa malayo. Kailangan lahat ng tira mo ay manggagaling sa malapit. Bilisan mo ba? Opo. Okay po, ano? Kumusta na pagpa-practice mo, ha? Okay ba? Sige, alis na ako. Sige. Kakainis na! Nakauwi ka na pala. Handa na hapunan. Kakain na ako? Ay, nandito na ako, Mama. Ay, salamat sa pagkain. Ano ba yan? Nagkamali-baliktad. Okay. 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 Okay, pahinga na. Pati itong kamay ko nagkaganito na. Magtatatlong buwan na. Mabuti naman at hindi siya sumuko. Kung ako sa kanya, magsasaya na ako ngayon. Siguradong hindi na makakapungsig siya bukas. Sigurado yan. Bukas. Bukas! Nalaman ako! Nangarap na laban! Yeah.
If you can't stand up, the match is over. An unbelievable down. An incredibly forceful down. A spirit-crushing down. The only way to keep the match from ending is to get up. If I want to continue, I can't do anything but stand up and find out just how much I've grown. Next episode, the opening bell of the rematch. Sige po, abunin natin! Bakit? Anong problema niyo? Medyo mahirap. Mas mabilis siya tumakbo kaysa sa atin. Hindi rin namin sa abutan. Tanghihina niyo! Ano kayo, bago? Maglalaban na kami ni Miyata ngayong araw! Nakauwi na ako! Ano ba mga kailangan hakutin ngayon? Dali! Teka nga, bakit ka ba apurado? Bueno, hakutin mo na itong mga hipon. Opo! Teka, teka, sabi ko hipon! Sorry! Hipon! Hipon, ito nga pala! Aha! Nadulas! Hipo, hindi bali na lang. Ako na lang iho. Huh? Importante kaganapan kayo dun sa gym ngayon, di ba? Sorry. Walang problema, iho. Mabuti pa maghanda ka na. Sige na, dalian mo. Inay. Hmm? Ano yun? Sabihin niyo nga sa akin, may napansin ba kayong pagbabago sa akin? Ha? Wala. Wala naman po. Ipo. May tuturo ako sa'yo. May kinuwentong sikreto sa akin ng tatay mo. Sikreto? Dati kasi madaling mapaaway ang tatay mo. At sabi niya sa akin, kapag may lalabanan siyang mas malaki kasi sa kanya, tinitignan niya ang mukha ng kalaban at ini-imagine niya nakahuwit na isda yung mukha. Mukha siyang lapu-lapu. Isa akong mandaragat. Bakit ako matatakot sa lapu-lapu? Kapag ganyan siya mag-isip, nawawala ang tensyon niya sa balikat at nagiging kalmado ang isip niya. Ganun pala si Itay! Ayos ba? Salamat, Inay! Mauna na ako! Ang kit-kit niya! Ang bango-bango pa! Napakaganda niya!
Palagay ko maswerte ako ngayong araw na ito. Away! Malakas sa mga bulong-bulungan tungkol sa nalalapit na World Title Championship sa larangan ng boxing. Ano ang mga komento nyo? Sa palagay ninyo, may pagkasa ba ang number one contender natin sa taong ito? Abangan po natin! Magandang hapon. What? Taga Boxing Fan Monthly Magazine ako. Oo nga pala, long time no see. Teka, hindi ba may press con ngayon ng World Title Boxing Championship? Hindi ba dapat na doon ka? Bakit nandito ka ngayon? Oo, ang assistant ko na lang pupunta doon. Palagay ko hindi naman mananalo yung naghahamon eh. Aksaya lang ng oras para sa akin kung pupunta pa ako mismo doon. Ang lupit mo naman. Kaya ako nandito ngayon. Actually kasi may bago kaming portion sa magazine. Para sa mga bagong mukha, gusto sana naming i-feature yung mga numero unong mga boksingero sa gym. Pasensya na kung wala akong appointment, pero baka pwedeng ma-interview si Mr. Miyata. Wala kasi siya dito gayon. Mas importante bang ma-interview si Miyata kaysa ang kasali sa World Championship? Para ka pa rin dati, lagi ka nagsasarili. Heh, nangongolekta lang naman ako ng datos tungkol sa mga magagaling na boksingero na may alam na mga teknik. Dapat ako nalang kolekta mo ng datos paminsan-minsan kaysa si Miyata. Ba't niyo kukulan ang datos sa isang barbado ko lumaban? Ano ka mo? Ay! Bakit? May gusto ko sabihin? Wala, no comment. Bakit mukha ka magbebenta ng rubbing alcohol? Magre-refere ako na isang laban doon sa ring sa baba. Mukhang seryosong labanan yung mangyayari, kaya dapat lang na magpakagandang lalaki ako. Hindi lang pang-pamilya, pang-sports pa. Sino naman ang maglalaban? Yung Miyata na pinag-uusapan niyo. Aba, swerte ko talaga ngayon. Mr. Yagi, baka pwede manood. Kukuhanan ko pa ng litrato. Hindi pwede ang makatagalabas na manood na laban mamaya. Baka mag-debut balang araw ang mga yun eh. Wow, meron pala kayong baguhang boksingero na kayang labanan si Miyata. Siguradong magandang panoorin ang labanan na yan. Oo, oh, parang gano'n na nga. Yeah? What's wrong? Wala, sigurado ako na nagsipag naman si Ipo. Alam kong magaling si Miyata. Second level na ako. Naglaban kami ng 6 rounds. Kinaya niya ako labanan. Ikaw pa nga yata ang nahirapan eh. Che, tumigil ka! Wala akong papaligan niyo yun. Referee ako. Sigurado magiging magandang laban yan para sa kanilang dalawa. Makikita natin. Kaya manood ka para malaman mo kung sino mas magaling. Huh? Relax, relax. Ipo at Miyata, dala ba kayo? Mag-uumpisa na tayo. Kahit anong oras, ready ako. Opo, teka, sandali lang. Huwag nervyosin. Hmm? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Teka, huwag mong sabihin yung totoo niya ng nalaban kay Miyata. Hindi naman siya mukhang malakas, ha? Sinabi mo ba? Naku, kung alam mo lang. Sa bagay, okay lang. Kaya Miyata naman ang boto ko. Gusto ko lang makita ko anong kalalabasan ng labang to. Parehas lang sa dati ang patakaran. 4 rounds, 3 knockdowns. Walang headgear at 8-ounce gloves ang gagamitin. Para totoo na ito. Huwag niyo itong ituring na practice lang. Ituring niyo itong totoo. Galingan niyo pagbabaksi, mga kapatid. Okay! Sa mga corner niyo! Hindi ko kaya ito. Baka pag sumuka ako, mailuwa ako ang puso ko. Nahihirapan ako makatayo ngayon. Isda. Imagine kong isa siyang isda. Hindi ko kaya. Wala naman akong alam na isdang kasing gwapo niya. Hindi na ako makapag-isip. Makinig ka. Huwag ka nang mataranta. Gawin mo na lang yung ginagawa mo nung nagpa-practice ka. Maliwanag? Ano bang nakakatawa? Wala po, Manong. Hmm? Mukhang hindi ka natensyonado ngayon. Salamat po sa inyo. Hmm? Ah, ganun ba? Ipakita mo na sa akin ang pinagpaguran mo ng 3 buwan. Opo. Tama. Gagawin ko lang ang ginagawa ko nung nagpa-practice ako. Don't panic.
Mag-iingat ka. Malakas ang suntok yan. Huwag kayong mag-alala. Walang silbi ang malakas niyang suntok kung hindi niya ako tatamaan. Coaches! Out! Araw-araw ako nagpa-practice. Hindi ako tumitigil hanggang bumagsak ang katawan ko sa kapaguran. Doon galing ang lakas ng aking counter-attack. Wala akong inuurungan na kalaban, kahit gaano pa siya kalakas, kahit gaano pa siya kalaki. Wala akong pakialam. Bigla na lang umatake si Ipo. Huwag siyang nakayaang gumistaan siya. Kailangan hindi siya makalayo. Hindi mo ako mahahabol. Magaganda na ang mga job ni Ipo. Hindi na katulad nung dati. Okay na yung para sa baguhan na walang lisensya. Pero, hindi pa rin uubra yan sa footwork ni Miata. Magaling siya. Malaki ang improvement mula nung huli ko siyang nakita. Hindi nagsasadong boxing ako. Parang andali. Pero malaki yung pinagkaiba ng practice sa aktuan. Easy lang. Easy lang. Tanda na ang ginawa ko sa practice. Ganito. Sa kabila pala. Umabante ang kaliwang paa. Ngayon na. Wow! Ang gandang panoorin ng footwork ni Miata, hindi ba? Alam mo, ngayon ko lang nakita sa aktual na laban ang footwork niya. Parang tinatago niya pag-practice. Dahil pa ang footwork ng professional. Teka muna. Kung hindi niya lagi ginagawa ito, ibig sabihin ginagawa niya yun dahil siguro magaling yung kalaban niya. Sino si Ipo? Excited na siyang... Open ka! Sa mukha! Ano? Tumanga! Ang suntok ko! Natamaan ko siya! Nagawa ni Ipo ng tama ang tinuro ko sa kanya. Down! Bumalik ka muna sa neutral corner! What? Wow! Ang galing nun! Nakahirit agad si Ipo kay Miata! Ang galing! Ngayon ko lang nakitang nanakdo niyan si Miata. Shit! Magaling. Dahil si President na nagturo sa kanya. Eight! Nine! Kaya ko pa! Kaya ko pa to! Kamali ako sa kanya. Iba na siyang lumaban kaysa nung nakaraan. Dahil sa kanya, nagising na ako. Five! Iho! Kaya mo yan! Sugod! Papa! Hindi ako mangmang para maulit pa yun! Kainin mo tong kama ko! Aba, tingnan mo! Si Ipo naman ang bumagsak na yun! Bakit? Tatlong buwan niya na pinaghahanda ng counter-attack na yun ah! Nabiktima pa na siya nun? Iho! Kaya mo yan! Sugod! Papa! Hindi ako mangmang para maulit pa yun! Kainin mo tong kamao ko! Aba, tingnan mo! Si Ipo naman ang bumagsak ngayon! Bakit? Itatlong buwan niya na pinaghahanda ng counter-attack na yun ah! Nabiktima pa rin siya nun? Ang galing talaga. Hindi umiinit ang ulo niya. Hindi nawawalang konsentrasyon. One! Two! Three! Babaw lang. Four! Five! Six! Seven! Eight! Kaya ko! Kaya ko pa to! Ano to? Totoo ba to? Nakaya pa niyang tumayo. Oo! Oh, dapat lang! Resulta yan ang tatlong buwan ng pagsasanay! Mahina kaya. Tama naman ang timing. May problema yata kapag sinunto ko siya. Sa footwork kaya, kung mali ang timing.
Hindi bali, sa susunod na pagkakataon, hindi na siya makakatayo. Dati parang mawawala na ako ng mali sa suntok niya. Ngayon, kaya ko pang makatayo. Hindi na baliwala ang tatlong buwan na yon. Nakatulong ang pag-training sa akin ni Manong para makontra ko ang counter-attack niya. Fight! Bagas pa ang pangilos mo! Kapag nakalayo siya, mabibiktima ako ng pag-atake niya. Abante pa! Abante pa! Aba, dahil sa pag-abante ni Ipo, hindi magamit niya yata ang usual technique niya. Mukhang nahihirapan na siya. Pero delikado yung ginagawa ni Ipo. May counter-attack dyan si Miata. Tama ka dyan. Kung mabagal siyang kumilos, matutulugan siya ni Miata, magagamit na siya ng counter-attack. Matapang talaga ang batang yun. Tumatama na! Tumatama na! Isa na lang, tulog ka na! Open na naman ang mukha niya. Gagamit ako ng counter-attack! Ayos! Sakal ka! Down! Bumalik ka muna sa neutral corner! Nakita niyo? Grabe, ano? Nakita niyo yun? Oh, grabe. Napabagsak niya si Miata. Hindi yun. Nakayan niya yung counter punch. Ano ka mo? Sinabayan niya yung suntok ni Miata at nakaiwan siya sa attack point. Kahit alam niyang parating yung counter-attack ni Miata, sinalo niya yung kamao nung bumubuelo pa lang. Kaya nabawasan ng pwesa yung tira ni Miata. Umabante kasi siya. Siguro nagsanay siya para lumakas at bumilis sa mga hita niya. Yun ang dahilan kaya nakontra niya yung counter-attack. Ang kilos ni Ipo ay hindi lang pag-atake. Depensa rin yung laban sa counter-attack ni Miata. Kalig yung bata. Ganun lang yung inontra yung counter-attack. Iba siya kanina nung na-knockdown siya. Malakas ang tama nito ngayon. Tapos na kaya? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaya mo pa? Oo. Pagod na yung mga hita ni Miata ngayon. Oo, iba na ang sponsor ng mga ganon. Mga batang to, kaya kong manalo. Dati, mabilis kumilos si Miata, kaya di ko siya matamaan. Pero ngayon, tumatama na ang mga suntok ko sa kanya. Nakakahirit na ako. Uppercut! Masama itong sitwasyon. Hindi na ako makapag-isip. Relax lang. Kailangan relax lang. Pagkakataon na niya para tapusin to. Ano kayong gagawin niya? Kailangan mag-isip. Fight! Sige, lumabang ka, iho! Opo! Sige! Kaya mo! Kaya mo! Kaya mo! Sige! Ano na? Ano nang gagawin niya ngayon? Ayan! Paala na! I-relax ang upper body. Buwelo ang kamao at ang pangitaas. Padaanin ang pwersa sa tuhod para tumuloy-tuloy ang pwersa sa kamao. Uppercut! Sasanggihin ko! Hindi! Sige! Sumurin mo ako! Aba! Paano niya naman nagawa yun? Magaling! Nagpakita si Miata ng tibay ng loob! Siya na ang panalo! Kawawang bata, nadali siya nung counter-attack. Natalo siya! May counter-attack pa pala pagkatapos ng uppercut! Hindi mapipigilan ang counter-attack matapos mamali ang uppercut ni Ipo. Malinis ang tama sa kanya!
tayo pa kaya sa... One! Two! Iyo! Three! Four! Five! Six! Seven! Iyo! Eight! Magaling! Tignan nyo, totoo pa ba yan? Nakakatayo ka siya, oh! Ibang klase! Magaling! Nakakatayo ka pa! Sige, wala pang bell! Ipo, kaya mo pa ba? Opo! Get up! Fight! Stop! Round one over! Iyo! Hanep! Makapangtindig balahibo, ano ba yan? Magaling yung si Miata. Pero magaling din yung si Ipo. Hindi talaga nagkamali si Mr. Takamura sa pagpili sa kanya. Isang buksingero na malakas ang hita at nakukontra ang counter-attack. At isa namang napipigilan ng counter-attack pero nagamit ito pagkatapos ng uppercut. Isa ba talagang laban ito ng mga walang lisensya? Ano na mga batang yun? Nakahanap talaga sila ng matinong buksingero. Iyo! Hoy, Iyo! Kailangan magpalakas ka! Magpakalakas ka, Iyo! Maliwanag! Manong? Naririnig mo pa ba ako? Uppercut. It creates a three-dimensional attack. It's an attack from below that breaks down a skilled defense. I don't want to fall down. I want to finish this match. My opponent's incredible. I may lose, but I won't go down easily. My strongest weapon acquired in the last 3 months won't be foiled by him. Next round, the destructive force of 1 centimeter.
Wow! Ipo, kaya mo pa ba? Leota! Hoy! Stop! Round one, over! Isang habang laban ito ng mga walang lisensya. Tiro! Tiro, gumising ka dyan! Ano iyo? Naririnig mo ba ako? Paano? Mabuti naman at kising ka pa. Malas talaga. Kung hindi kayo inabot ng bed, sigurado natapos mo na ang laban sa ronda ito. Nakakainis. Kanina natamaan niya ako ng jump. Kaya nahirapan ako makatayo. Kung hindi niya ako tinamaan yun, malamang panalo na ako ngayon. Hindi na siya katulad ng dati. Sa pangalawang round, parehong taktika pa rin ang gagamitin ko sa kanya. Kapag hindi siya nag-ingat, sinisiguro ko sa inyo hindi na siya makakatayo pa. Ichiro, dalawang knockdowns pa ang kailangan mo. Kailangan kayanin mo sa iyo. Ang galing. Miyata, magaling ka talaga. Huh? Sa wakas, gumamit na siya. Nakakaibang atake. Malakas ang tinamusuntok ng batang ito. Baka nawala na siya ng pag-asa at susuko na. Huwag naman iyo. Kaya mo yan! Magpakatigas ka! Manong, masaya pa rin ako. Dati hindi ko siya matamaan. Pero ngayon, dalawang beses ako nakapuntos. Kahit napakahirap ng tatlong buwan pagtitraining, okay lang. Sa palagay ko, sulit yun. Kaya sana, makatayo pa ako. At matapos ko ang labang ito. Hindi ko akalain na sa seryoso ay yata ang laban namin ito. Excited na ako. Hindi ko maramdaman ang pagod ko. Iyo. Matindi ang tama na magkabilang panig dito. Kahit napabagsak ni Ipo si Miyata, napabagsak rin naman ni Miyata si Ipo. Parang patas lang sila sa laban na ito, no? Pareho silang handang labanan ng isa't isa. Hindi mo malaman kung sino ang lamang. Hindi. Mas agrabyado yung bata sa laban na yan. Kapag hindi umibrang na isip niyang atake, tuloy pa rin ang laban. Wala siyang oras na mag-isip ng bagong atake. Hindi tulad niya yata maraming alam. Okay! Coach Asao! Magsisimula na sa second round! Hoy! Aba, nauna na naman si Ipo. Yari si Miyata. Bakit? Yanching yan ah. Teka muna, bakit ginagawa yan ni Miyata kay Ipo? Ano ba nangyayari? Bakit ako ginamitan ni Miyata ng cleansing? Hey! Tama na, Miyata! Miyata, bakit? Hoy! Tama na! Lung ko na. Miyata talaga! Stop! Tama na, tapos na sa'yo, Lord! Upo na! Lord, tapusin mo yan! Bakit ganun? Hindi ko akalahan magduduwagan si Miyata. Bakit kaya?
Hindi mo alam? Sasabihin ko sa'yo, binigay niya yata ang round na yan para makapagpahinga siya para sa susunod na round. Ngayon, handa na siya para sa'yo, iho. Kahit mukhang puro black lang ang ginagawa niya, bumalik na sa normal ang kanyang paghinga. Atake na siya. Malapit na. Hindi makitid ang utak ni Miata. Mas matalino siya kaysa sa iba. Ginagawa niya lahat para manalo. Malayo siya kung mag-isip. Pero, bakit siya nahihirapan sa bagito na to? Pagod pa siya. Hindi pa siya nakakapagpahinga mula sa first round. Kapag nagpatuloy siya na ganyan, hindi mo magagamit ang counter attack mo sa kanya. Anong binabalak mo ngayon, iho? Hindi na ako pipili sa isang lugar. Hindi ako titigil sa kagaganaw. Huh? Ito na pagkakataon ko. Talo niya siya sa susunod na round. Hintayin mo lang. Hintay. Coach Erso! Uy! Ilang! Unagta ka ngayon. Nag-iba na kumakatingin si Miata. Anong gagawin ko? Paano na? Wala na magagawa, kundi lumaban! Mukhang nagbago ng strategy si Miata. Pinabilis niya ang kilos ng mga paa niya. Kaya mo yan, iho. Mabilis na lulusog si Miata. Tapos bigla siyang aatmas kapag binalak umating ang kanyang kalaban. Sa ataking ganyan, malabo nang makanakout ka ng mabilisan. Pero malaki ang pinsala mabibigay mo sa kalaban. Talagang maral sa pagbuboksing tong si Miata. Ang galing. It's you. Sa katawan ni Ipo nakatutok ang atake. Kahit anong tibay ng katawan ni Ipo, kapag ganyan ba naman siya birahin ang birahin ni Miata eh. Hindi pa rin nakakapagpahinga ang katawan ng bata mula kanina. Kaya dahil sa matinding pagod, bumabagal ng pagkilos niya. Hindi! Tumigil si Ipo! Tama ang hinala ni Miata! Kapag hindi na makakilos si Ipo, wala nang ikakabahala si Miata. Nakita niyo na, malaking bagay ang experience sa paglaban. Sana makayano ko bang tumayo. Sa wakas, sinilosan ni Miata ang laban. At saka, may isang round pa natitira. Talo ka na, Ipo! Balik sa neutral corner! One! Di na babangon yan. Two! Mabuti pa, tingnan nyo kung ayos lang si Miata. Three! Huh? Four! Nakatayo pa yung bata! Five! Six! Seven! Fight! Stop! Tigil na! Tapos na round 3! Wow! Ang galing nila! Well done! Ay! Buti nila, tumunog na yung bell! Talagang tatapusin niyang laban na to.
Hindi sumusuko ang batang yun, kahanga-hanga. Pero alam na ng lahat kung sino ang panalo dito. Good job, anak. Ngayon ko lang nakita ko yung tinang tagumpay sa mukha mo. Abot kamay na ba? Ginulat din ako ng batang ngayon, itay. Malalakas ang mga suntok niya. Kahit anong sa mga yun, pag umama ay pwede ikatalo ko. Kaya dapat ay mailagang kong lahat yun. Kaya excited na ako sa labang ito. Ganyan nga. Kapag pro boxer ka na, lalo mo mararamdaman ang pressure ng pagkatalo o pagkapanalo. Dapat paghanda mo yan. Alam mong kasali sa profession natin yan. Maraming salamat sa suporta mo, kumagawa. Malaking bagay ito para kay Miata. Basta ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo at sandali na lang, panalo ka na. Aatake siya kapag nakita niya may pag-asa pa siya. Sa oras na yun, kailangan mo mag-ingat. Ang kailangan kong pag-ingatan ay ang peligrosong hook punch niya. Kapag tinamaan ako nun, wala na, tapos ng laban. Hindi maganda ito. Nagdudugo na ngayon mo, Leo. Hindi ka na makahinga ng maayos. Pagod na rin ang mga hita mo. Hindi mo magagamit ang hook punch pangmuntra sa counter-attack. Papaano ka na? Sa lagay mo ngayon, wala ka ng pag-asang manalo. O paano? Isusuko mo lang ba ang laban? May isang round pang natitira sa labang ito. Pero sa totoo lang iyo, wala kang pag-asang manalo. Ako man, nung umpisa, para sa akin, okay na yung makalaban ko sa boxing si Miata. Nasaya na ako doon. At mas marami pa ako natutunan kaysa sa inaasahan ko. Pero, sayang naman kung magpapatalo na lang ako. Mababaliwala lang ang lahat ng paghihirap ko, Manong. Bakit Manong? Bubog na ang kanyang katawan, pero hindi siya nawawala ng pag-asa na manalo. Halata naman ang panalo na si Miata. Papayagan ko pa kaya siyang lumaban? Karapat-dapat pa siyang maging pro boxer? Coach, stop! Wow! Iyo, kaya pa ba? Kaya ko pa. Huwag kayo mag-alala. Tatapusin ko ang laban na ito, Manong. Oo? That's the spirit, iho! Ipakita mo kay Miata ang lahat ng tinuro ko sa'yo. Sige! Opo! Tapusin mo na laban, Ichiro. Okay? Fourth and final round! Sila, ipakita mo yun ipo! Ipakita mo! Umpisa na natin! Si Miata na sumugod! Naloko na yung bata. Balak siyang ikaw ni Miata dun sa lubid. Tatakas ka! Parang pamilyar yan ah. Kanyan din yung nangyari sa kanya nung huling laban nila, di ba? Balak siyang patulugin ni Miata. Ang bilis at ang lakas na. Wala na akong magawa. Pero kailangan ko umabot ang lusong katapusan. Kailan ba matatapos to? Lagot wasak na ang kanyang depensa. Hindi naman tatagal at mananakaot na siya. Kapag nagpatuloy ang ganyan, malamang mawawala ng malay si Ipo bago pa sa manakaot ni Miata. Panalo na siya. Ina! Kutulugin na kita! Tumigil siya! Alam ko na! Right cross! Kailangan may lagan! Ano? Hook punch! Yeah! Kukontrahin mo ng hook punch ang knockout punch. Di bang balak na? Kahit mukhang matatalo na siya, peligroso pa rin siya. Delikado ito. Iba-iba na talaga siya. Pinigyan niyo ako dun. Hindi ka makakahirit pa! Pabalo na ito! Sigurado talo na ako! Yeah! Ano nangyari? Ha? Bakit bigla na palahod si Miata? Nangyari? Down! Bumalik ka muna sa neutral corner. Sige na. Ano? Down? Bakit? Tinumahan ba siya ni Ipo? Oo, tinumahan siya.
Hindi lang halata pero tinamaan siya ng hook punch sa baba. One! Two! Bakit ba ako bumagsak? Hindi naman tumama yung hook punch niya. Sigurado lumapis lang yung suntok niya. Para ito, babawian ko siya. Three! Four! Tama na yan. Wala ito, tatayo na ako. Five! Anong problema, Ichiro? Ano nangyari sa kanya? Six! Teka, sandali! Sinabi na tatayo na ako eh! Seven! Teka, sandali! Sinabi ko lang kaya ko pa lumaban! Eight! Ano ba? Sinabi na lalaban pa ako eh! Nine! Ten! Sige po, palalo! Hindi ako makapaniwala. Si Ipo pa, nanalo siya laban? Nanalo siya ng knockout team yata. Hindi ako makapaniwala. Teka, Miyata. Kasi... Magaling nga ipinakita mo, bata. Hindi ako nagbili. Magaling ka. Very good, Iho! Ba? Kahanga-hanga ka. Ang masasabi ko ay matindi ang iyong fighting spirit. Pero, huwag lalaki ang ulo mo. Kulang pa rin ang kalaman mo sa mga teknika. Kailangan mo mag-training ulit mula sa simula. Uumpisa natin ulit ang training mo bukas. Maghanda ka, tandaan mo yan! Nako, pagod na talaga. Nakatulog na. Ano ba yan? Hindi na nakaabot sa bahay. Kung sa bagay, kinaya niya matapos ang laban kahit round 1 pa lang eh, puro pasada siya. Ha? Teka, sabad ang puto si Tanda. May speech pa yun mamaya, hindi ba? Buti pa si Ipo, tulog na. Hindi na niya mapapakinggan yung mahabang speech ni Tanda. Nako, kung maririnig ka lang ni Tanda, baka tulog ka na rin katulog ni Ipo. Isa yan sa mga kuha ko ng laban kanina. Kitang-kita na tumama yung hook, ano? Oo nga. Kuha ng camera mo. Di natin nakita pero nasuntok siya ni Ipo sa bandang baba. Sa tingin ko, may napitik na nerve din na konektado sa utak niya. Nagmanid ang hita niya. Hindi na siya makakatayo kahit anong pilit niya. Ibig mong sabihin ang mabilis na paglilag ni Miyata ang pumalo sa nerve niya at yung nagpatalo sa kanya sa laban? Kung ganun delikado mangyari ulit yun, baka maparilite ko siya. Baka hindi na siya makalakad muli. Maniwala ka sa akin, Mr. Kamagawa. Di lang ako isang photographer. Mahilig din ako sa boxing. Interesado ako sa bata mo. Tuji, hinahanap ka ng editor. Kailangan niyong sanayan ang batang yan, sir. Sayang ang talent. O sige. Nalaban niya kasi na ayaw niyo i-cover yung World Title Championship. Ayun, galit na galit. Ay, hayaan mo siya. Ipo Makunochi. Hindi ko akala ay marunong siyang gumamit na hook sa sitwasyong ganun. Ha? Anong marunong ang sinasabi mo? Wala naman akong tinuro sa kanyang ganun. Inimbento niya lang yun sa utak niya. Paano kung nadisgrasya si Miyata? O bakit? Wala po. Matapos na mahabang panahon, ngayon ko lang nakita si President na ganito kasaya. Tuloy!
Oo. Oh, bakit? Mag-usap ka tayo. Si Ibo ang panalo! Hindi ako makatulog. Kailangan ko nang makatulog. Kung hindi, mauli ako sa klase ko bukas. Paano na to? Patulogin niyo na ako! Boxer, dieting under harsh conditions, fierce training. You have to be in an elite group to persevere through all that. That's what I thought anyway, but that's not exactly accurate. It's not that they can persevere, they just do. They deserve the applause and the spotlight because they triumphed over adversity. Next round, promise to meet again. Sir? Hmm? Yung po tungkol doon sa susunod na laban ni Kimura? Oo. Ang itatapat daw nila sa kanya ay isa sa mga bata ni Takahashi. Ganun ba? Siya nga po pala, sabi rin nila meron pa daw silang isang lightweight na boksingero. Baka pwede rin natin silang ilaban kay Aoki. Teka nga pala, Yagi. Kailan ba yung deadline sa pagsali sa test para maging pro boxer? Kung hindi po ako nagkakabali, sa akin sipa ng buwan ito, Mr. President. Talaga? Alis na ako! Tumigil siya!
Ano kaya ang masasabi ni Miyata sa uppercut na ginawa ko? Napakausay ng uppercut na yun, Ipo. Sana naman ganun ang nasa isip niya! Mula ngayon, baka maging kaibigan ko na si Miyata. Ano kayang gagawin ko? Hindi na ako makapaghintay. Gusto ko na makarating sa gym! Sige! Bakit siya? Hanggang ngayon, wala pa siya. Sandali, Makunochi! Ha? Bakit nagpa-practice ka na naman ngayon? Ha? Grabe rin ang mga tamang tinamu ng katawan mo kahapon. Hindi ba dapat lang na nagpapahinga ka rin sa bahay niyo ngayon? Ah, ganun po ba yun? Dapat inaalaga na isang buksingerong kanyang katawan. Hindi mo dapat abusuhin yan. Ah, opo! Nagpapahinga siguro si Miyata ngayon. Kaya wala siya dito. Malamang bukas nandito siya at magkikita kami. Ano kayang nangyari sa kanya? Bakit hanggang ngayon wala pa rin si Miyata? Ano yan, Ipo? Nakita niyo po ba si Miyata? Hindi pa po kasi siya bumupunta dito. Si Miyata? Nakita ko siya. Nagja-jogging dun sa labas. Ha? Nagja-jogging? Sigurado ako. Nag-i-end sa akin si Miyata. Pero bakit hindi siya pumupunta dito? Ano ba iniisip mo dyan, Ipo? Ah! Ano ba problema? Nagsisira ka na ba ng ulo? Hindi. Ano kasi? Iniisip ko lang kasi kung ano nang nangyari kay Miyata. Ilang araw na kasi siyang hindi nagpakita dito. Ano kayang ginagawa niya sa mga oras na ito? Tinatanong mo kung bakit wala siya. Natural lang yun dahil natalo siya. Ha? Sa dami ng nakalaban niya, sa'yo pa siya natalo. Sigurado ako hindi niya matatanggap yun. Duruin mo. Isang pipitsugi, baguhan lang ang tatalo sa kanya. Sobra naman yata yun. Bakit ganun siya? Sigurado ako na nasaksa dun sa ginawa mo. Kaya tinitiyak ko siyang hindi nababalik dito yun. Totoo bang sinabi mo? Ikaw talaga. Naniwala ka naman! Ah! Sa sparring lang siya natalo. Hindi mo papakamatay na dahilan doon. Madali ka rin nakuhin, ano bata? Baliw ka talagang Korea ka! Lakasan mo bang suntok mo? Pagpulo kanan! Gamitin mo naman ang kaliwa! Walang power ang suntok mo! Humakbang ka papasok! Tapos one, two! Ano ba? Bukas ang depensa! Nakakatamad kang turuan! Wala kang kwantang bata ka! Break muna! Ay, nako! Mabuti pa! Tumakbo ka na lang muna para hindi tuloy ang masira ang araw ko! Teka, huwag naman po sana kayong ganyan. Pinagbubutihan ko naman ang pag-ensayo, ah. Anong pinagbubutihan ang sinasabi mo? Para kang binabae kung sumutok, hindi ka magiging pro kung lalabot-labot ka dyan! Opo. Opo. Tama na. Sige, tumakbo na lang. Opo. Ano pong problema? Sa palagay ko, okay naman siya, Mr. President. Ha! Yun ang akala mo. Habang tumatagal, pahina ang suntok niya. Hindi katulad ng makalaban niya si Miyata sa sparring. Ganadong-ganado. Ah, ang ibig niyo sabihin, nung nawala si Miyata, para nawala na rin siya ng gana. Ay, nako, walang kwenta. Kung ganyan siya ng ganyan, hindi ko siya i-endorse para maging pro. Totoo ba yan, Mr. President? Balak niyo siyang i-endorse para maging pro? Oh, pero kailangan may baguhin tayo para hindi masaya ang desisyon ni Miyata. Okay naman ang preparasyon ni Takamura para sa laban nila sa susunod na linggo. Chuck, wala tayo magiging problema sa kanya. Pati ang timbang niya, kontrolado. Hanga na talaga ako sa kanya kapag may paparating sang laban. Eh kung pasabayin ko kaya yung sipo, diyan kay Takamura. Eh? Teka, Mr. President, alam niyo naman pamatay ang training program niya si Takamura. Sigurado ako hindi yun kakayanin ni Ipo. Kailangan pwersahin natin ang batang yun, kaya tama lang sa kanyang naisip ko. Nahuli ka lang, patay ang bata! Kaalis ang ni Takamura!
Eh, ano naman ngayon? Simula sa araw nito, sasabayin mo na si Takamura sa pag-iain sa'yo. Kaya mabuti pa, habulin mo sa parabutan, no? Ah, bakit naman? Kakatapos ko lang tumakbo, hindi ba? Masyado ka marami sinasabi! Takbo! Ah, opo! Ano bang gusto niyang gawin sa akin? Mr. Takamura! Ha? Balita ko, sabi ni Tanda, sasabayan mo raw ako mag-insayo. Opo. Ano bang ginawa mo doon sa matandang yun? Napakainit na ulo. Ah, ewan ko, hindi ko nga siya maintindihan eh. Ah, talaga? Sige, buti pa, takbo na. Ah, opo. Kung takbuhan lang, kaya kong sabayan tong gorillang to. Ha! Puro takbo lang yata ang ipapagawa sa akin ni Tanda eh. Kaya-kaya ko ito. Kumusta pag-iayon sa iyo para sa laban? Kinukumusta pa ba yun? Sigurado ba nalalo ko? Talaga? Kung gano'n, panalori ko ang laban mo, Mr. Takamura! Mabuti! Agad na ako. Wala pa kayang balak tumigil itong gorilla ko to. Alam mo, wala pa rin talo at puro knockout ang record na makakalaban ko. Pero pag natik man niya ang suto ko, sigurado hindi siya tatagal ng isang round. Sigurado ako dyan! Salamat naman ang turing siya. Ang sakit na ng likod ko. Paano naman kaya tatagal sa ganitong exercise ang taong walang laman ng tiyan? Gusto na yata akong mamatay ng mga ito. Salamat, tuminturing kami. Wala! Tatakbuli tayo. Ha? Sobra, hindi ko na kaya. Napakalayo ng level namin. Nakakahiya. Sa tingin ko nakakasagabal lang ako sa pag-ensayo niya. Bakit kaya pinasasabay ako dito noong matandang yun? Ano? Para yata wala ka na itatagal, bata. Ibang klase ka talaga, Mr. Takamura. Kanina pa tayo takbo ng takbo, pero parang hindi ka nakakaramdam ng pagod. Napakalakas talaga ng resistensya mo. Ang hirap sa'yo, Ipo. Pangit sa ugali mo. Napakadali sumuko. Para ka pa ako. Kapag hindi ka pinupukpok na pinupukpok, hindi babaon mag-isa. Ay, hindi naman sa ganun, Mr. Takamura. Kung ganun, ano? Hindi ko nga maintindihan eh. Mula nung mawala si Miyata, para bang tumamlay na ang aking pakiramdam. Sabihin mo nga, bakit ka ba pumunta sa jeep? Para makipagkaibigan? Ha? Akala ko ba sabi mo sa akin nung una gusto mo maging boksingero? Wala ka pala pag-asa, bata. Kala mo ba kailangan mo ng kaibigan para maging pro boxer? Okay, uuwi na tayo, bata. Bakit? Ba't ganyan ang itsura mo? Alam ko na. Siguro nasaktan ka dun sa mga sinabi ko sa'yo kanina, no? Irit gutom lang yun. Pag wala kasi laman ng tiyan ko, kung ano-ano nasasabi ko. Opo. Wala po sa akin yun. Mabuti pa, sumama ka nalang sa'kin. Ha? Pupunta tayo sa bahay niyo? Oo. Oh. Talaga, iniimbitan niyo ako? Oo. Oh. Wow! Alam niyo, Mr. Takamura, matagal na walang nag-iimbita sa'kin! Talaga yata walang kaibigan ng batang ito. Ano pa ginagawa mo dyan? Huwag ka na ba iha? Pasok na! Opo!
Kumanap ka lang ako, ha? Magbabanyo lang ako. Ah! Ay, nako! Saan naman kaya ako upo dito? Ang mabuti pa, makapag-ayos na lang nga ng konti. Ah, walang kahilig-hilig ang gorilya. Hirap talagang jumingle kapag nag-iensayo. Kulang na kulang sa tubig ang katawan. Ang tagal naman nun. Wag, Mr. Takamura! Hello! Kumusta ka na, Aoki? Si Hippo, mahilig sa ball! Ano? Ano sabi niya? Oh, kaya na. Sigurado gutom ka na. Pero, Mr. Takamura, di ba nagda-diet kayo ngayon? Nakakaiya kung ako lang kakain. Tumigil ka nga. Huwag kang maarte dyan, bata! Siyempre, meron din pagkain para sa akin. Meron din para sa inyo? Okay, ah! Mr. Takamura, iyan lang kakainin nyo? Kamatis? Mabubusog ba kayo dyan? Oo. Oh. Basta kumain ka lang dyan. Huwag mo na lang akong pansinin dahil sa mga top rank boxer na tulad ko. Hindi problema ang diet. Pag gusto mo na bumaba ang timbang mo, parang tinitorture mo ang sarili mo. Samantalang kami sa Takamura, bali wala yun. Parang ipinanganak siya para maging isang boksingero. Sarap talaga. Siya nga pala, Mr. Takamura. Hindi nyo pa nga pala nasasabi sa akin kung bakit kayo naging isang boksingero. Ano ba ang dahilan? Ano ba namang klaseng tanong yan, bata? Ewan ko, hindi ko alam. Nakalimutan ko na. Ha? Masyado naman yata kayong makakalimutin. Sige, simpleng-simple lang naman ang dahilan ko, bata. Dati, puro basag ulo lang ako. Isang araw, nagkataon, nagkakilala kami ni Tanda. Nagbitan niya ako sa isang competition. Eh, total, wala naman ako ginagawa. Sinubukan ko na at nadali ako. Nung marunin kong palakpakan, pakiramdam ko para yung ulan. Na unti-unti pumapatak sa aking katawan. Napakasarap na pakiramdam. Noon lang yung nangyari sa buong buhay ko. Ano ko ba ito sasabihin? Eh, hindi ko na rin alam kung paano ito ipapaliwanag sa'yo. Basta makikilala mo lang ako sa aking kamao. Nilarespeto ko ng mga tao. Alam ko na! Naiintindihan ko na! Nakakalungkot naman pala kaya naiintindihan kita! Sigurado ka? Matulog na tayo. Opo! Aray, diyan ko, parang nabutas na yata. Ano mong ginagawa niya kahit pag ganitong oras?
Ginawa ko mo mabuti, ano ba? Opo, kasayin ko na! Bata! Nakaalis na si Takamura. Magmadali ka, dapat pahabol mo siya! Opo! Mukhang maganda ang kalalabasan nito, Mr. President. Oo, oh, iba talaga kapag sa una pa lang pro boxer nang makakasabay mo sa pag-iensayo. Sa nakikita ko, ngayon pa lang handa na siya umakyat sa ring para sa isang professional fight. Kung gano'n, sir, tuloy na test niya para sa pro. Oo. Oh. Mr. Takamura, bukas na ang laban mo, hindi ba? Oo. Oh. Ako, unang beses kong makakapunta sa Korakuen Hall. Nakakaba! Teka, Ipo, ngayon ka na ba makakapanood ng live fight? Opo. Ganun ba? Ipapakita ko sa iyo kung paano lumaban ang professional boxer. Sige! Ng ganito karaming manunood na laban si Mr. Takamura? Good evening, ladies and gentlemen. Handa na ba kayong lahat sa main event para sa araw na ito? Japan's middleweight class! Tinigin mo ang laban, Takamura! Sigurado na, ayun na si Mr. Takamura! Tapos na siya! Pabor sa kanina, Bobo! Lado, palalo na naman niya! Ibang klase! Sikat na sikat pala si Mr. Takamura! Ah? Mr. Takamura! Wala ka ba magagawa dyan? Mr. Takamura! Ah! Ang nanalo! Takamura! Si Mr. Takamura! Siya ang nanalo sa labang ito! Mahirap maging professional boxer. Pero gusto ko rin umakit sa ring. Bilang isang pro. Dito sa ring na ito! Kumusta? Mabuti! Nanood ka rin ba ng laban ni Mr. Takamura, Miyata? Oo, nanood ako ng laban. Pero ikaw talaga ang dahilan kung bakit ako pumunta dito. Talaga? Hinahanap mo ako? Oo. Dahil meron akong gustong sabihin sa'yo. Huh? Para sabihin, umalis na ako sa Kamugawa Gym. Bakit? Miyata, dahil ba sa natalo ka sa laban natin? Oo, yun ang dahilan. Kaya kasalanan mo. Pero gusto ko lang linawin sa'yo, Ipo, na hindi ako umalis doon dahil napahiya ako sa nangyari sa laban natin. Alam mo bang pag magkasama tayo sa iisang gym, si Makunouchi, Ipo, ay hindi ko makakalaban sa professional fight. Yata. Tabla ang standing natin ngayon, one win, one loss. Gusto ko ang deciding match, gawin natin sa professional ring. Walang problema, sa professional ring na ang susunod. Sa finals ng Eastern Japan Tournament. Doon na lang ulit tayo magkita, Ipo Makunouchi. Oo! Oh,
A license. My dream. Proof that I'm a pro boxer. A ticket to a world where strong fighters are commonplace. It's pretty scary. But I'm determined to do my best in that world. Because I promised myself. This mountain might be high and rugged, but I will make it to the top. Next round, C-Class License. Ang tagal naman. Kumusta po ang jogging nyo? Okay naman . Ano bang ginagawa mo dito sa labas? Ngayon po kasi ang test ko para maging isang pro boxer. Ngayon pala yun ano? Si Mr. Takamura daw po ang sasama sa akin, kaya lang hanggang ngayon wala pa rin siya. Nako, yung taong yun, sobra ko makapaghigpit sa oras. Pero pag siya naman, siguradong hindi mo rin maasahan kapag meron kayong usapan. Sige, huwag kang maglala. Ako na lang magbibigay sa'yo ng pointers para makapasa ka sa test mo. Ha? Sige po! Alam mo, ang pinaka-importante para sa isang boksingero ay ang fighting spirit. Imbis na puro forma, dapat ipakita mo na buong dibdib mo. Teka, okay. Ano bang sinasabi mo? Anong mangyayari kung puro fighting spirit ka lang? Ha? Dapat meron kang basic. Basic jab. Basic defense. At syempre, basic footwork. Opo, Mr. Kimura. Palibasan nung nagtetest ka, para kang baliw na paikot-ikot. Ikaw, nung mag-test ka, nakakahiya ka. Boxing yun, ginagawa mong mad wrestling. Ikaw nga, kabadong-kabado eh. Nanginginig pa ang buong katawan, di ba? Ikaw mukhang unggoy na lalaking butas ng ilong mo. Bakit matawa ka dyan? Pasensya na po. Pero ibig niyo bang sabihin, sabay kayong kumuha ng test noon? Nagkataon lang. Saksamang palad. Talaga? Sabay kayo? Ano bata? Wala na ba ang kabang nararamdaman mo? Opo! Kaya lang! Kapag binalas, malas ka! Maaring mapatapat ko sa isang mahusay na boksingero tulad ko! Yun niyang napatapat sa akin! 10 segundo lang bumalag ka na! Hindi na niya naipakita ang husay niya sa pagbuboksing! O nga pala! Kababalita ko lang, si Miyata raw nakapasa na sa kanyang test! Kapag hindi ka nakapasa, siguradong mapag-iiwanan ka na naman niya! Tama ka! Pero walang problema, Ipo. Ako yata ang pinakamagaling, kaya makakapasa ka! Ano bang sinisigaw-sigaw mo dyan? Huwag kang maglala, bata. Sinisiguro ko sa'yong pasado ka na sa test na gagawin ko. Opo! Huwag ka lang isang napapalpa! Sumahimik ka dyan! Mukhang malala kasi itong mga nakakasabay natin. Magtetest din kaya sila? Basta huwag ka lang kakabahan, bata. At idiretso mo lang ang tingin mo. Opo! Ay, nako.
Sino kaya siya? Tinutunga-tunga nga mo dyan, bata. Gusto mong iwan ka dito mag-isa? Ah, huwag naman. Sinasayang mo lang ang oras ko. Makakatingin ka sa akin. Pasensya na kayo. Number 9, 117.9 pounds. Next, number 10. Opo! Kinukuha lang timbang. Kaya hindi ako dapat kabahan. Number 11, 140.5 pounds. Next, number 12. Topo! Number 12. Another 24.5 pounds. Bossing, makikiraan lang po. Next, number 13. Nakakatakot naman ang itsura niya. Mukhang napakalakas. Number 13, 125.6 pounds. Halos pareho kami. Pritinig siya muna ibibigay sa kanya. Nasisiguro kung kaya-kaya ni Ipo yun. Oh, Takamura. Ah, ikaw pala, Fuji. Ba't nandito ka? Natitignan lang. Alam mo naman, gusto kong subaybayan ang karir ng mga boksingerong ibang dating. Hanggang ngayon, sinusubaybayan mo pa rin ako? Sige, bibigyan kita ng exclusive one-on-one interview. Isang araw sa buhay ni Mamoru Takamura. Kumakonochi, kamusta naman ang lagay niya? Nanginginig pa rin ang katawan sa kaba. Kung karir niya lang ang susubaybayan mo, magsasayang ka lang ng panahon. Huwag kang mag-alala, Takamura. Hindi lang siya. Meron pa akong isang boksingerong gustong sumaybayan ng karir. No? Si Miyata nakapasa na. Kaya dapat lang nga ako rin. Ay nako, ano ba yan? Ang ingay mo naman! Pasensya na kayo! Eto, gamitin mo to pare. Huh? Maraming salamat! Aray ka! Nagpapatawa lang yan. Maliw yata yan eh. Dapat dyan sa pariyaan pumunta. Maraming salamat sa lapis mo. Ha? Ikaw pala yan. Huwag mong alalahanin yun. Pagkakalam ko, pareho tayong featherweight, di ba? Alam mo ba dahil sa'yo nawala yung kaba ko kanina? Basta, sana makapasa tayo dito, no? Oo. Huh? Nakakatakot. Sino siya? Box! Oh, ano ba yung ginagawa mo? Ayusin mo naman yan! Pabira naman ako. Ayusin mo yan! Yan, maganda yung kilos mo! Walang kwenta. Ang ihina naman nila. Amateur ang mga yan, kaya ganyan ang level nila. Kung sa bagay, pag naalala ko yung kapanahunan ko, ganyan din ako eh. Pero hindi masyado. Higil! Next! Number 5 at number 6. Siya nga pala, Takamura. Bakit hanggang ngayon hindi ko pa nakikita si Makunuchi? Diba, oo nga no. So, kaya nang punta yung batang yun? Sabi ni Manong, siguradong papasa ako. Kaso sa tuwing may ginagawa ako importante, lagi naman akong pumapalpak. Relax ka lang, Ipo Makunuchi. Amateur lang mga kalaban mo. Anong ginagawa mo dito? Malapit ang laban mo. Opo. Hindi ka na ba kinakabahan? Hindi na masyado. Sadala, Ipo. Po. Magpalamog ka sa kalaban, ha? Ayoko ah! Kung gano'n, dapat manalo ka sa kalaban mo! Opo! Next,
Number 11 at number 12. Opo! Opo! Saliin mo! Okay, opo! Ayaw mo yan! Susupok lang yan! Susupok! Makinig kayo! Huwag niyo sasagasoy ng laban! Basta ipakita niyo lang sa amin kung anong alam niyo sa boxing! Okay, basta huwag puro right straight. Dapat kamitindi ng kaliwa pang jab. Pabulong-bulong pa tong uhugi na to. Buti na lang siya nakatapat ko. Ano sa palagay mo? Makakatagal kaya yung bata mo? Malalaman mo yun kapag pinanood mo ang laban. Box! Yari ko sa akin. What? Yeah! Ang bagay. Kung ikukumpara ko to kay Miata, parang slow motion lang to. Aba, hindi ba siya yung kaninang ano? Akala ko, patawa lang siya. Medyo mabilis din palang kumilos. Okay yung gano'ng bata mo, ah. Bukas na! Ginamit na niya ang jab para maseta pang right straight. Mahusay at matindi ang power ng suntok niya. Oh, mahusay na ginawa niya, pero para sa isang amateur lang. Nagulat ako sa ginawa mo. Ang lakas mo pala. Maraming salamat. Ako sa susunod na lalaban. Mag-iingat ka. Next, number 13 at number 14. Makinig kayo! Huwag niyong sasagasoy ng laban! Basta ipakita niyo lang sa amin kung anong alam niyo sa boxing! Siya yung... Box! Ba? Kaya niya kaya yan? Isang suntok lang yan. Bagsak na yan. Sino kayo mananalo? Okay na. Aba, Mr. Fuji, ito ba yung isa pang sinusubaybayan mo? Malalaman mo mamaya ako siya nga. Sunod-sunod of flicker jab. Yan ang pattern niya sa laban. Okay, mabilis na. Kitang-kita mo pang power sa bawat suntok. Igil, tama na number 13. Ang bell! Patunugin ng bell! Hindi na mature level ay isang yan. Oo, tama sinabi mo, Takamura. Talagang mataas ang level niya. Kapag wala kang killer instinct na katulad niya, saka hindi ka pwede maging pro. Pero test lang naman to, hindi ba? Kaya hindi dapat ganun ang ginagawa niya. Siguro hindi ka nasanay makapanood ng ganun, kaya napikong ka. Huh? Alam mo ba, bata ko, anong tawag doon sa ginawa niya? Ang bilis, di ba? Opo. Jab, kaya lang napakabilis ang kamay niya. Flicker jab ang tawag doon sa ginawa niya. Ang sabi mo, flicker jab? Ipo, yun ang specialty ni Hearns. Sino ni Hearns? Si Thomas Hearns ba ang sinasabi niyo? Tumpa! Dahil sa tindi ng power ng flicker jab niya, nag-copyon siya sa limang magkakaibang weight divisions. Ganong katindi si Thomas Hearns.
May gusto akong pakilala sa'yo, Makunochi. Ang lalaking to'y nagmula sa Toho Gym, si Mashiba. So naman si Makunochi, nagmula sa Kamugawa Gym. Pareho kayo, featherweight. Habang nandito ako, hindi ka magkakambi sa featherweight class, bata. Lumipat ka na lang. Lumipat? Hindi maaari. Nakipagkasundo na ako sa isang tao nung magkikita kami sa finals ng Eastern Japan Tournament. Pero, hindi ko sinasabi sigurado na ako na aabot ako sa finals. Basta yun ang ambisyon ko na pinagsisikapan ko matupad. Kaya ito lang ang masasabi ko, hindi ako pwedeng lumipat ng division. Magandang umaga! Nandito na po ako! Ano ba? Napakaingay naman! Pasensya na po! Mr. Yagi, nandito na po ba? Oo, nandito na. Eto, binabati kita. Wow! Maraming salamat po! Ano, ayos ba ipo? Opo, tuwa po ako! Hindi nga ako nakatulog kagabi, pati po yung homework ko, munti ko nang hindi matapos dahil sa kakaisip. Kapag palahawak mo na ang license mo, pakiramdam mo, parang to ka ng boksingero. Sa susunod, hindi talaga ako papatalo. Kapag pala niya, professional na talaga siya. Parang pabagsak ang mga kalaban. Bata, hindi porke may lisensya ka na, akala mo professional ka na talaga. Hindi ka pa napapalaban, buti pa tumakbo ka na lang sa labas. Nakalabas na po siya, Mr. President. Ang sabi niya, may gagawin pa daw siyang importante sa kanila. Alis na ako! Baka matagal din tayo hindi nagkita, Ipo. Namiss mo ba ako? Alam mo bang matagal ka na rin namin hinahanap? Hindi ko na sumasama sa amin. Siguro may pinagmamalaki ka na, ano? Maaga ka na rin umuwi pagkatapos ng klase. Ang balita ko nga, nagbo-boxing ka na raw ngayon. Totoo ba yun o chismis lang? Baka naman meron ka ng masamang pinaplano sa aming tatlo kaya ka nagbo-boxing ngayon. Baka gusto mo subukan natin. Hindi! Wala akong binabalak sa inyo! Mahimik ka! Ha? Ano to? Lisensya? Professional boxing license? Kamugawa, Jim. Totoo ba yan? Mukhang hindi. Maliwala yan. Para yan lang. Kahit sino naman pwedeng makakuha niyan. Sigurado ako, inutupan niya yung mga tao sa gym. Kaya siya nakakuha ng lisensyang yan. Isaulin niyo sa akin yan. Hindi ito. Kung akala mo maniniwala kung may pro boxer ka, nagkakamali ka dyan. Ba't di natin subukan para maniwala naman kami? Pagkita mo ngayon ang galing mo lang pa ko! Sige! Ang lisensya ko! Kung inaakala niyong pinasok ko ang pagiging boksingero para lang makaganti sa inyo, nagkakamali kayo dahil pangarap ko talaga maging professional boxer! Totoo ba ito? Hindi ako makapaniwala. Pro boxer? Ay, buti na lang. Parati na lang nila akong pinaglalaruan. Makalipas ang 6 na buwan, nakilala ko si Mr. Takamura. Buti na lang, pinayagan ako ni inay. Pinaginapan ko ang lahat ng yun. At ngayon, isa na akong professional boxer. I'm the king of the world! Alis ako! Okay! Teka! Okay ka. Hindi ka na ngayon tumitingin sa paligid mo. O baka namang gusto mo na ako subukan ngayon, bata. Mr. Takamura!
Hindi naman sa ganon. Hindi ko lang kayo napansin. Sige na, sumuntok ko na, Ipo. Ah, alam niyo namang wala akong binatbat sa inyo. Hindi ka pa nag-uumpis, sumusuko ko na. Paano ka ba nanalo niya? Sige po. Oh. Oh, malakas ah. Talaga? Naniwala ka naman? Bago mo ako mapahanga, marami ka pang kakain ng bigas, bata! Di ako kumakain ng bigas! Magandang umaga. Mr. Fuji! Makunuchi, may dala akong videotape. Gusto ko sanang panoorin mo. Videotape? Hola? 1:33 na ang inabot ng kalaban ni Miyata sa first round. Yun ang nangyari sa debut fight niya. Napakahusay, di ba? Sa tingin ko, hindi pa uubra si Ipo dyan. Oo, ibang klase talaga si Miyata. Kailangan ko magsikap para hindi ako mapag-iwanan. Sandali lang. Isa pa akong papakita. Huh? Huh? Sima, sima! Sunod-sunod na flicker jab. Isang iglap lang bagsak na ang kalaban. Iyan ang malupit na Ryo Mashiba nung debut fight niya. Mahanga ako sa mga boksingerong yan. Babalik na po ako sa bagayon sa'yo. Nakakaigit naman yung dalawang yun kung doon lang ang mga kalaban sa featherweight. Mahina talaga ang loob ng isang yan. Kumpara sa ibang mga rookie, malayo na talaga narating nila Miyata at Mashiba. Pero matinding sumuntok itong si Makunouchi kahit baguhan lang yan. Ang mahirap lang, parang hindi niya alam yun. Ipo! Ipo! Opo! Ano po yun? Meron akong magandang balita. Magandang balita? Oh, ano raw yun? Mata, may napili na kaming mga kalaban mo para sa debut fight mo. Ha? Ang pangalan niya ay... Basic move that every boxer has to learn. A long-distance attack that wreaks major damage on one's opponent. Sometimes a single straight punch will reverse the flow of the match, and sometimes it wipes out an opponent's resilience. They all think I'll win, but I'm not so sure. Because it'll be my first time in the ring as a professional boxer, I don't want to look bad. Next round, debut match.
May napili na kaming makakalaban mo sa debut fight mo. Ha? Tagani si Kawajit. Siya si Yusuke Oda. Ano ka mo? Si Yusuke Oda? Kilala mo ba siya, Mr. Takamura? Hindi. Ito talagang guriyan to. Si Oda? Sino bang Oda yun? Si Yusuke Oda. Ay, hindi ko rin kilala. Nakakasar ka talaga? Akala ko pa naman, kilala mo na siya! Yusuke Oda, 21 years old. Ang record niya ay 3 panalo, lahat knockout, at meron din siyang 2 talo. Ang lahat ng knockout niya ay puro right straight sa early rounds, kaya dapat kang mag-ingat sa kanya. Ito na ang debut ko. Honoy po! Ayos ha! Ang balita ko, malapit ka nang lumaban! Aray! Aray! Masakit ka, Mr. Aoki! Balita ko si Oda ang makakalaban mo. Kilala niyo po ba siya? Oo, dati pareho kaming junior lightweight. Di ko alam, level 4 pa rin pala siya hanggang ngayon. Junior lightweight? Ibig sabihin, mas mataas siya sa akin ng isang division. Hindi kasi umaangat ang karir niya, kaya bumaba siya ng division para umasenso. Kahit mas mataas siya sa iyo ng isang division, hindi pa rin siya nagbago. Kayang-kaya mo yun! Oo. Siguro nga kaya ko siya. Pero, mas mahaba na experience niya. Hindi ako pwede magpabaya. Oda! Saan ka na naman ba nagpunta? Umalis po si Oda. May roadwork po. Masyado naman yata niya ako pinahahanga. 3 oras na po siguro mula na umalis siya. Sigurado ako, nagbulakbol na naman yung walang kwaitang batang yon. Alam ba kung sino? Yung pulis. Si Yuji, naalala mo nung high school. Akala ay ba pulis na? Nakakatawa talaga. At alam mo ba, Reiko? Sinabi ko sa kanya na... Yusuke, sa palagay ko dapat bumalik ka na. Ha? Bakit? May laban ka, diba? Dapat siguro, kinukondisyon mo yung katawan mo at hindi mo na dapat tayo nakikita. Hindi naman masisira ang kondisyon ng katawan ko dahil dito. Pero hindi ba, bumalik ka sa featherweight ngayon, paano mo makokontrol ang timbang mo? Huwag ka mag-alala. Kaunting papawis lang, sinusiguro ko sa'yo ayos na ang lahat. O baka naman iniisip mo ngayon na matatalo ako sa magiging labang ko. Ha? Hindi ko iniisip yun, ha? Pero... Siguradong mananalo ko, huwag kang mag-alala. Ah, oo nga pala. Hindi ko matatalo. Talaga? Tatay! Ikaw talaga bata ka. Dapat nag-ensayo ka ngayon. Huwag kang alis siya. Meron tayo pag-uusapan. Ay, nako. Pagagalitan na naman ako ng tatay mo. Hangi, pinalam mo dun sa gym. Mag-roll-roll ka! Pinagbigyan ka na nga ni boss na bumalik sa featherweight para maging maayos lang ang karir mo. Tapos ka rin pa ang gagati mo. Hindi ka ba nahihiya? Tatay naman, huwag mo siya pagalitan. Isa ka pang bata ka? Bakit nakikipagkita ka sa lalaki niya lang? Hindi ko alam. Huwag mo na po siyang pagalitan. Saka tapos naman po ang pag-roadwork ko ngayon. Nagkataon lang na nakita kami kanina, wala pa kami 10 minuto dito. Sa tanda ko lang ito, lalukohin mo pa ako? Baka naman po nagagalit lang kayo sa akin dahil doon sa huli kong laban. Uulitin ko po sa inyo, natalo lang ako sa desisyon ng mga hurado, pero kung titignan mabuti ang laban, hindi ako talo. Nakakasar, ikot siya ng ikot at takbo ng takbo. Kung nakikipagsabayan siya, o kahit sino pang kalaban ko, siguradong knockout siya sa right straight ko. Yan lang bang pinagmamalaki mo, bata? Ano bang knockout ang pinagsasasabi mo dyan? Hindi mo pa rin alam kung anong dahilan kung bakit ka natalo sa huli mo laban? Yun ay dahil napangahina, stamina mo, bata! Kung sa lakas na sutok at galing ang pag-uusapan, hindi sa uupra sa'yo. Kaso nga lang, hindi ka nagro-roadwork kaya 3 round pala lang ang tagina mo! Ako pa naman ang trainer mo, tapos galong ka, nakakahiya! Pareho lang naman tayo ng naramdaman, ah. Pero kung tinamaan siya ng kanan ko, siguradong manalo ko sa kanya. Nung manalo ka sa W5 mo, by knock. Hindi ko may pagkakaila sa'yo, bata, na talaga humanga ako sa lakas ng right straight mo. Naisip ko noon na kaya mo maging national champion o kahit world champion pa. Pero mula nung lumaki ang ulo mo, masyado ka humanga sa sarili mo. At yan, isa ka nalang kaawa-awang boksingero. Akala mo hindi ka na matatalo dahil hindi ka na napapabagsak. Ngayon, tignan natin sa susunod mong laban. Baka makatikip ka na knockout. Ay nako, pwede ba namang mangyari yun? Eh ngayon palang lalaban yung tao. Isa pa, featherweight lang to. Yan ang akala mo. Pero balita ko, matinding suntok ang pinakita niya nung kumuha siya ng test. Sa sobrang lakas ng suntok niya, pwede siya ipasok sa kahit anong division. Tama-tama sa iyo yun, para mawala na yan kayabangan mo.
At siya nga pala, pag natalo ka dito, huwag ka na kumasang meron pang susunod na laban. Hindi ka na kayang suportahan ng gym. Kung ako lang hindi na kita kayang pagtsagaan eh. Huwag ka na magpapakita doon. Masutod, tatay mo. Sa buong buhay ko, hindi ko pinangarap na magkaroon ng manugang na irresponsable. Kung hindi ka magpapakita ng tsaga, huwag ka na rin magpapakita sa akin, anak. Tara na! Oh, ano, bata? Sige pa! Kaya ko pa yan! Sige, isa pa! Isa pa po, manong! Pinabili talaga ako ng batang ito. Grabe yung training niya. Oo nga, si Oda lang naman ang kalaban. Sobrang naman sila. Kaya ko pa! Isa pa! Bakit, Reiko? Ha? Malalim ang iniisip mo? Ah, hindi naman. May problema ka pa? Ah, wala. Huwag mo ko itindihin. Tuloy kayo! Okay! Kompleto tropa! Malapit ang debut fight nitong mongong na to eh, kaya magpakain ka naman dyan, kaibigan! Oo, sige na! Sabi ko naman sa'yo, bata, huwag mong problemahin yun. Bakit ba? Ito kasi, masyadong iniisip yung magiging kalaban niya. Sabi ko naman sa'yo, kilalang-kilala ko yun na walang tsaga. Kayang-kaya mo yung si Oda. Huh? Pero kung sabi niyo, galing siya sa junior lightweight, hindi ba? Kaya sigurado ako, malakas siya sumuntok. Panay-kain lang alam nun, bata. Siguradong kaya-kaya mo yun. Tsaka ang third round lang yun. Nauubusan na agad ng gasolina. O kumain na kayo! Akala niya, magaling na siya. Hindi naman talaga siya boksingero, kundi payaso. Level 4 lang siya. 3 wins, 2 losses. Tapos magyayabang siya dito, pang world class na siya. Nasisira na talaga yung mukong na yan! Ah, pero... Kung nag-aalala ka pa, uhulaan na lang kita, bata! Ha! Yan na naman! Magaling po ba sa manghula? Hindi ko alam kung paano niya ginagawa, pero lahat ng hula niya nagkakatotoo. Ha! Mula ngayon, wala kang problema, bata. Dahil ang lumabas na card ay yung pinakaswerte. Talaga? Sigurado po kayo? Ano tinatawa-tawa niyo dyan, ha? Huh? Reiko, ba't nandito ka? Wala naman. Tapos sa mga pag-iensayo mo? Parang marami pa nag-iensayo sa loob ng gym, ha? Siyempre, mahihina yung mga yan eh. Kaya kailangan talaga nila ng practice. Akala nila gagaling pa sila. Hindi katulad ko, may natural na talent. Ano bang problema mo, Reiko? Totoo bang sinabi ni tatay? Hindi ka pa talaga nag-iisip? Sandali! Totoo yata, puro salita ka lang. Para tuloy ayoko na maniwala sa sinasabi mo. Ano ba pinagsasabi mo dyan, Reiko? Tapos na tayo. Huh? Matagal ko nang pinag-isipan ang bagay nito, Yusuke. Ang plano ko pag natalo ka, tsaka ko lang sasabihin. Hindi ko na kasi alam kung ano totoo sa sinasabi mo eh. Hindi ko na kayang tagalan. Ano ka ba, Reiko? Sinabi lang mananalo ko. Basta panoorin mo lang ang laban. Ang susunod na laban? Kanina may nakita ko mga tao. Nag-uusap sila. Kasama yung makakalaban mo. Alam ba kung ano sinabi nila sa'yo? Isa ka raw, payaso! At wala kang pinatpat! Ano? Yusuke, ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ka naman dating ganyan nung nagsisimula ka pa lang. Dati, ikaw laging huling lumalabas ng gym. Oo, isigaw laki ka, pero kapag boxing na ang pinag-uusapan, sumiseryoso kang bigla. At ang daming umahanga sa'yo. Alam mo,
Yun yung Yusuke na minahal ko. Miss ko na siya. At sana lang, bumalik siya at magkasama kami muli. Sandali! Tamang-tama sa'yo yun, para yung kayabangan mo mawala na! Isa ka rin, payaso! Wala kang pinagpat! Umanda ka sa akin! Mr. Takamura, bakit kanina itawanan kayo ng malakas? Swerte naman daw yung lumabas sa barahin, di ba? Alam mo ba yun siya, okay? 100%, lagi tumatama ang mga hula ng tao yun. Hmm? Kaya nga lang, palagi baliktad ang resulta ng mga inuulaan niya! Ano ba? Huwag ka nga atras! Sugod na sugod! Tapos, hot down! Hot down! Huh? Anong ginagawa mo dito? Istorboy mo lang kami! Ang mabuti pa, buwi ka na lang! Makulit, ha? Ano ba kailangan mo? Coach, may kami. Huh? Ano yun? Gusto kong talunin si Ipo Makonochi. Pwede niyo ba ako turuan kung paano ko gagawin yun? Ano ka mo? Kayo na rin nagsabi noon na matindi tong kanang ko. Turuan niyo kung paano ko ito pakikinabangan. Ay, napayuski. Ang hirap sa'yo. Puro kanan lang ang laman na utak mo. At tunay na buksingero, ginagamit yun ang kaliwa. Oo, yun nga. Turuan niyo ako. Paano ko gagamitin ang kaliwa? Hindi ko sa kailangan pabagsakin. Basta manalo lang, okay na yun. Nakakagulat ka naman yan. Hindi ba puro nakaw ang gusto mo gawin sa mga kalaban? Oo, tama ka. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang paniniwala ko. Pero kailangan ko talagang manalo sa labang ito, coach. Kahit split decision, paig ako. Kahit anong paraan, basta manalo lang ako dito. Kung talaga seryoso ka, bata, walang problema sa akin niya. Total, ako naman ang trainer mo. Ah, sige, bukas na lang. Hindi, gusto ko. Ngayon na. Ano ba sila? Sabi mo ngayon na, Al? Hindi mo ba ako naiintindihan? Gusto ko ngayon na. Sabi mo kaliwa, di ba? Turo mo! Itag ka sandali! Alam mo, okay din yung ginagawa mo pag-training. Kaya lang, baka naman nasosobrahan ka na. Ah, hindi naman po. Sa tingin ko, kaya naman ang katawan ko ang ginagawa ko. Pero ang totoo po niyan, medyo kinakabahan po ako. Kasi nalalapit lang po ang araw ng laban ko. Sa tingin ko, hindi ko yata kaya maglihim sa inyo, Mr. Takamura. Ah, di para kita maitito sa ginagawa mo. Basta ito lang alalahan mo. Huwag mong abusuhin ang katawan mo para hindi ka magsisi. Opo. Pero... hindi ko mapigilan ang aking sarili. Hindi pwede ang basta siya ang gilabi sa mapa! Saan mo kayo galing? Ah, nasama ko si Yusuke. Nag-roadwork kami. Ha? Huh? Sinabi ako lang na isang linggo na mahina ang stamina niya. Ngayon, napasubo tuloy ako. Shanik, sabi mag-training kayo? Akala ko nga, ingas ko na naman ang mangyayari eh. Isang linggo na to, balita ko, hindi na kayo nakikita. Ang sabi po niya, huwag na raw muna hanggang dumating ang laban niya. Talaga? Siya mismo nagsabi na huwag kayong magkita. Alam mo, mahusay talaga yung batang yun. Sigurado, kuya, sa ginagawa namin ngayon, muling lalabas ang talento niya. Ay, naku, bata, itas mong guide mo. Siguradong tatamaan ka ng right straight ni Oda. Sumunto ka sa katawan kahit pilit. O sunusunurin mo naman ang mga body blows. Ayos! Pagalawin ang katawan tapos kombinasyon sa ulo ng kalaban. Opo! Okay yung body blows mo, ah. Level 6 na ako, pero nagagawa pa rin ako atakihin ng ganun, bata. Maraming pong salamat! Bata! Ah!
Boxer Mokunochi, 124 pounds. Okay, yung weight. Next boxer. Oda, 124.5 pounds. Walang problema, pasok pa rin sa featherweight division. Mukhang ngayon ko lang uli nakakita ang ganyan kaganda ang katawan mo, Yusuke. Okay, yeah. Ano bang pinuporma-porma mo dyan? Kailangan mo siyang batiin. Kahit pa paano, senior mo pa rin siya. Opo. Magandang araw. Kumusta naman po kayo? Ako po si Ibo Makanochi. Ah! Payaso pala, tingnan na lang natin. Manong, akala ko ba sabi niya walang tsaga yung mga kalabang ko? Eh bakit parang hindi marunong magpahinga yun? Tama ka. Sa ganda ng katawan niya, siguradong humataw siya. Oh, bukas na nahapon ang laban mo, ha? Kailangan mong magpahinga hanggang bukas. Opo! Debut fight ko. Dumating na rin siya. Sa wakas! Wala ko ba gusto mo maging katulad ko? Dapat patunayan mo disidido ka. Sige. Tuturuan kita kapag nagawa mo. Ipakita mo sa akin. Handa ka na ba, Boxer Mokunochi? Halika. Opo. Tama na yan! Tayo na! Opo! Siya. Kayang-kaya mo yan, Ibo! Ayun, Ibo! Ah!
ito. Hindi tumakas sa ring, kinakabahan pa rin ako. Kailangan ko mag-concentrate. At ngayon, ang unang laban sa gabi, featherweight class, 4 rounds! Spewing from the wounds. Thanks to the wizardry of the corner man, the bleeding stopped immediately. But that miracle can only last so long. With the way things are going, I might very well lose. No, it's my debut match. I've worked so hard for this day. I can't let it end this way. It's unacceptable. Next round, obsession for victory.